Hello guys, we're live. Welcome to our live stream. I would like to medyo masaya ngayon ha. At guest natin si Karoke, si Mr. sa totoo lang. Wow, thank you naman. May mga nag-aantay na pala. Let's party sa Club Buhay. Shout out Very Hot River, shout out FFCI, Federation of Foolish and Corrupt Individuals. Hello! Ang ganda niya, ang pangalan mo. Medyo mahaba-haba nga lang. Ay, ganun naman si Karoke, mali-late daw siya. Aga ko pa namang binuksan. Anong oras kaya? Shout out, Bungo TV Idol, galing. Semper Fidelis 8919, shout out. Sabi ni Saklap Buhay, SF-SF na mga kalabasan niyan kung sino papanigan, Royal Rumble ang labas. Basta't ako, Ultimate Warrior ako, ha ha ha. Tama, pulgasing kalabasa, incorporated, incorporation, iba-iba, di ba? So, yun na nga, napag-usapan na. Hello, Susana J, Leo Gitang, shout out. FFCI means fake FLM condemned indicted. Wow. O di ba? Ang dami nating pwedeng magawa noon eh, di ba? Fulgasing nga eh. Yon. Nag-PM si si Karoke. Medyo mali-late siya. Oh. Ang itatopic lang naman natin, as usual, di ba? Medyo nag-ikot-ikot ako. And first time in the history na unang-una kong nagustuhan. First time lang talaga na nagkagusto ako sa binlog ni Nino Barsaga. Nino Barsaga, di ba nga? Bonggang-bongga ang lolo nyo, di ba? Pinagmumura ang mga FLM. Tama nga naman siya. I shout out, Shay, Ain't No Saint London, UK. Ayun. Diba? Yes, Bungo. May napulot na naman ako, diba? Ang galing talaga ng utak mo. Sa totoo lang. Alam mo yung parang ako din eh, sabi ko, wow, may narinig ako. Jojo, gets mo, di ba? Yung mga ganun. Tapos parang pinuntahan ko si Jojo, parang naghuhugas kamay, ang bakla. Di ba? Huwag daw pakinggan na parang nagpe-play safe siya na ang tagal na raw nilang hindi nag-uusap ni Inay, Mary Ann. O di ba? Nag-ano na siya. Ayun, sabi ni Gina G., Fulgasing Kabayo Incorporation. Yan, maganda rin yan. Shout out Manuel Lorenzo. Kamusta naman, Masali? Long time no here watching from Las Vegas. Thank you for coming, sir. Ayun, magpa-party-party lang tayo. Kasi alam niyo yun, yung mga karma sa buhay, naglalabasa na. Yan, sila-sila na mga nag-aaway. Yon. Mabalik tayo kay Nino Barsaga. Alam niyo, napakaganda ng sinabi niya doon sa kanyang vlog. First time akong nag-like sa kanyang live na alam mo yon na hindi, parang sinabi niya, hindi ako binayaran ni ganyan, hindi ako inutusan ni ganyan, kaibigan ko sa FLM, pero kung kayo ay may problema talaga. Bakit nga pala? Bakit hindi social media ang niyan? Ang usapin diyan. 'Di ba? I-demanda nyo kasi walang mangyayari. Magngangak-ngakan lang kayo dyan, paulit-ulit. Demandahan agad kung talagang hukom, di ba? Doon dapat sila pumunta. Demanda, meron naman silang lawyer. Di ba? Dapat alam na yun, ibestido. Kung halimbawang ang kaso nga, di ba, style. Style na ni Nicolaong, inutusan na sila kasi nga lumabas na nga sa bunganga ni MCM walang kita. Ibig sabihin wala nang nagfa-falifad. Oh, di ba? Shout out Francis Leo Mapanghi.
pangalan mo naman. Shout out Reyo Tonta. Oo, talaga, ano, I'm proud of him sa ginawa niya. Doon siya talaga tumama. Ewan ko na lang kung may mag-debunk nun. Tama. Saludo ako kay Kalbo. Tama lahat ang sinabi niya. Puro nakikisaw-saw lang yung vlogger ni Mangusin. Correct. Oh, first time siya. Tapos alam mo yung, syempre, iba din ang saltik niya ni Ninyo. O sige, ano, pag-uusapan niyo ako. O sige, hindi ako natatakot. At malaking katarantaduhan yung ano, yung porke na mawala ka sa FLM family, eh, babagsak ang subscribers mo. Ganun daw ang nangyayari dyan. Kaya yung iba na gusto nang umalis, hindi makalis-alis dahil alam nila, pababagsakin sila. Ganun. Shout out, Miss Meg S. Hello. Yon. So, asar talo sila ngayon. Siguro nag-iisip sila. Kasi inahamon sila ni ano ni, sige, sinong magde-debunk sa akin? Sinong magwawalwal sa akin? Hindi ako natatakot dahil ako'y sanay sa walwalan. Ang sinasabi ko lang dito, eh yung totoo lang. Na kung talagang nabudol ni Mary Ann Victory, ba't hindi nila idemanda? Diba? Ang dami mga pangyayari sa buhay nila. Na parang umikot na ang mundo. Tapos meron pang ano, is it true? Na ano, na merong habang naka-livestream, yan ang mga ano eh, nagagawa ng mga pa-livestream nila na ano eh, ilang oras. Na totoo kaya yun? Kasi sabi ni Donna, nakuha na ng video na nag-iing-ingang parang aso. Oh my God. Umiiyak na si Jojo kay DJ Byron. Oo, kasi talagang ano, talagang babanatan siya kasi ano eh. Alam mo yung, inulit ko nga yung video eh. So nasabi ni Mary Ann doon, Jojo, gets mo? Tapos narinig ko pa siya ng ano, parang assassination. Ano, character assassination. Ang parang character assassination ang ginawa nila. Parang ganun ang sinabi. Oh, yun. Kaya siguro, ayan, hugas kamay na siya kasi babanatan siya. Babanatan talaga siya. Ng mga ano, FLM, di ba? Ay, totoo talaga. Ay, ang sarap na mapanood nun. Yan, yung papakita-kita nila natutulog, nag-ano. Sumablay lang si Kalbo, sinabi niya na dami daw ng abugago ni Kabayo ay hindi pa makalabas. Pero hindi daw sigurado kung totoo nga ba mga kaso niya. Kaya nga, hindi makalabas, eh di totoo mga kaso. Oo, para din si Jojong Bobo. Mga ibinintang daw sa boss nila na ano, binintangan ng kung ano-anong kaso. Eh, nag-comment na rin ako doon, bahala sila doon, ang sabi ko. Eh, kaya nga nakakulong eh. Dahil nga may kaso, eh kung binagbibintangan pa lang, eh wala pa. Parang ano pa lang yan. Hindi pa yan ikukulong, hindi yan ibibigyan ng warrant, walang ano. Hindi pwede yung bintang-bintang lang, tapos ano, ikinulong ka na, ganern. Sino daw po magdedemanda kay Mary Ann? Yun ang tanong, cute toy, shout out sa'yo. Yun ang pinakatanong, kaya ba nila magdemanda? Wala na nga daw kita. At isa pa naman tun din si, ano, si MCM, kausap ni Inay Mary Ann. Halatang sinungaling din. Diyos ko, wala sa ayos yung mga pinagsasabi niya na hello? Sabi niya ganun. Bigla niyang pinasok yung tinatanong siya ni ano ni Inay na ano, yung 1 million. Tapos meron pa kayong voice convo na ni Francis na ganyan-ganyan. Ay, ewan ko na ano ako nila. Parang naloko ako nila. Parang ganun. Na-set up ako yung ganun. So, ibig sabihin yan, patay siyang bata siya na naman kilayama. Kasi, walang mga utang na loob na ganun-ganun na siya. Kay ano, kay Inay Mary Ann, di ba? So, nung una, parang sila lang yung nag-uusap. Bandang uli, parang biglang may pumasok na lalaki. Tapos na magsasalita pa, nagwagayway-wagayway na ng ano si Mary Ann, na parang burayin nyo yan, i-edit nyo yan,
Kasi narinig si Jojo, manda siya, parang ganun. Ganun ang mangyayari. Invite a guest. Copy. Ayan na si Karaoke. Karaoke, inanong ko na sa ano ko. Okay na ba, Karaoke? Andiyo dyan lang sa... Nilagay ko na yung link. Yun. Diba? Tapos bigla nagpasok si MCM ng ano... Natanggap mo ba yung ano, pinadala kong 500,000? Parang putang ina naman. Saan ka kukuha ng 500,000, MCM? Diba, nung tumimbuang ka nga, bumulagta ka dito, wala kang ang pambayad. Tapos sinasabi mo, hininga ka ng 1 million na pumunta ka sa bangko. Pagdating mo sa bangko, pumunta na yung puli sa bangko. Parang inano ka na. Kinuha ka na, parang ganun. Diba? So, parang hindi ka paniwala. Kasi parang wala ka naman datong. Tapos sabi mo, may kaysa, merong kang ano, merong kang company. Magpapasweldo ka mo, magpapabonus ka. Ano yung meron sa'yo? Diba? Tapos bigla ka nagkwento na, ano, 20 kalapad kay ano, 20 lapad kay ganun, kay Kudo. 20 lapad kay ano, tapos sa akin daw, 6. Hindi pa niya mabanggit na 6 na po. Nung una sabi niya, 6 lapad, parang la. Tapos, 6 na pong lapad. O, asa na yung 1 million doon? Di ibig sabihin, sama-sama together din kayo. Hindi ano, hindi consistent yung ano niya, yung mga pinagsasabi niya. Kaya, hindi nakakatuwa. Yun, hindi nakakatuwa. Sir David, wait lang po ah. Kasi ano eh, aakyat po si ano si Karaoke. Ay teka muna, magbabasa tayo. Shout out po kay David Ilagan. Walang legal identity. Wait lang po ah, Sir David. Hindi niya nga mabanggit kung sino ang kaibigan niya. Tama! Diba? Nagpadala ako sa ano? Sabi niyang ganun. Nagpadala ako sa kaibigan ko. Hindi mo ba natanggap? Sino pong kaibigan niyo? Diba? Kung talaga nagpadala siya, ibig sabihin, anong tawag dito? Sasabihin mo na agad yun, nagpadala ako kay Ganire na pinagbibigay ko sa iyo ang pera, hindi puro kaibigan, kaibigan. Ay putang ina, nabudol ako, pati siya nakisali na rin sa budol. Diba? Hello, FFCI. Gusto kong marinig opinion niya. Kahit ako pwede ko sabihin, nagpadala ako 1 million kay Ma'am Lola Patola. Correct! Ganun, kung talaga kung sino yung pinadalahan mo, o pinadalahan ko si Patola, ang billing ko sa kanya, ibigay sa'yo. Tapos nun, hindi na tayo nagkausap, ganun lang yun. Ibig sabihin, pag nagpadala ka kay Lola Patola, biglang hindi ka na makikipag-usap. Halimbawa, si Bungo ang nagpadala, hindi mo ba i-update si Lola Patola? O Lola Patola, yung ano ha, pinadala ko sa'yo, ibigay mo dito kay ano, kay ganyan. O, tapos yung pagbibigyan, hindi mo rin ba i-update yun na? Uy, tangina mo ka, nagpadala ako sa nyo ng 500K. Kuhanin mo kay Lola Patola, dapat ganon. Nagkanda budol, budol, budol. Correct. Tama. Tama. Talagang alam mo yung talagang scripted talaga na hindi ko maintindihan. Asa na ba si ano, si Karaoke. Saan si Karaoke?
Sir David, sorry po ah, kasi ano yun, naka-promise, parang promise namin na ano, LS ni Karoke. So, ano, kahit na LS ko pa to, LS ko po to, ano, ask ko pa rin siya kung gusto niya ng ano, marami tayo sa taas, ganun, or kung gusto niya na okay lang tayo. FLM drama, Maria Criselda Malyari is part. Oo nga. Oo nga. Wait lang ha. Hindi siya makaano. Saan ba yun? Ulit. Copy. Ay, shout out Rick Fernandez. Shout out JC Antonio. Yes po. Akit po tayo mamaya, ha, Sir David. Antayin ko lang po si ano si Karoke. Kapitbahay mo ba diyan sa Japan si MCM Lola? Hindi, actually hindi. Hindi ko sila mga kakilala eh. Masahol pa sa COVID virus ang teleserye ni Kulaong. Nakakatawa talaga. Alam mo yung grabe. Tapos si ano, nag-start na si Jojo na wag daw ano. Wag daw. Natatawa daw siya sa mga comments. So, sinisimula na siya ng mga ano, mga bubuwit na mga kasangga niya na binabash na rin siya kasi narinig siya eh. Doon sa video, di ba? Narinig siya na umepal siya doon, character assassination ang ginawa sa iyo. So ibig sabihin, two-faced siya, 'di ba? Correct. Mamimili talaga siya ng side. So ayan si Yama, isa pa rin siya, 'di ba? Na alam mo gulong-gulo na siya eh, na pakinggan niyo to, ikalat niyo. Oh. Karo ka na sa anon? Nasa comment section po. Pindot lang. Mapuputol kasi ako eh pagka ano, pagka kinuha ko. Wow, nandito pa si ano? Nandito ba si Madam Sancho? Hello po! Hello, Madam Sancho. Thank you po sa pagpasyal. Wow, ang saya ko naman. Dinalaw niyo ako. Ay, aboy lang po. Good morning, Mama Sally. Kagising-gising lang. Miss you. Oo nga. Tagal na natin hindi nagkita. Maria Leonora Roque, hindi siya nagpadala sa kaibigan, sa kamag-anak niya o sa boyfriend niya. Pinadala yung panggastos. Sabi ni MCM na budol siya nang hindi niya alam, tanga, kaya ka nga na budol kasi hindi mo alam, boba. At saka, ang tanong nga, ano ang ibubudol sa kanya? Walang ibubudol nga sa kanya kasi wala siyang datong. Diba? Yun. Teka nga lang, isesend ko na lang nga ito. Sandaling lang po ah. Hindi ako marunong mag-ano eh, mawawala ako dito sa YouTube. Paano kaya yun? Okay na kaya? Okay na? O first time dumalaw ni ano Madam Sancho sa atin. Kapag nagkagipitan, may babalik na kalabasa vlogger. Kulto para umiwas sa kaso. Uy, sino si Emoji? Hello, Emoji. Sino po kayo?
Tama. Idol, hello. Ang sarap sana ano, magbalbalan tayo dito sa taas. Inaantay ko muna si ano, si Karoket. Marami ding kwento 'yon. Ganarn. So gusto ko siya magkwento. Mamisali pangarap nga lang at panaginip yung mga style nila nakuha kay FLM. Correct ka dyan. Kapatid, pinsan. Wrong timing ka naman palagi. Pagka hinahanap kita, wala ka. Kasi minsan talaga may time na ano, may time na, alam mo yung pagka yung may guest ako, hindi ko rin inaano, baka ayaw niya ng maraming guest sa taas. Ganon. So wait ko muna siya, ha? Pasensya ka na, kada aakyat ka, ano. Wait lang. At si... Oh, I'm back. So, ano, kumusta ka na ba? Aboy lang po. Parang very busy ka. Shout out Earl Marcos. Good morning. Din po. Tyroke, good morning. Good afternoon. Ayan, taakyat. So glad to be here. I'm your silent supporter. Thank you po. Ako din. Love ko din po kayo, Madam Sancho. I love your character, madam. Direkta. Ganyan. Hindi. Oo nga, nakakairita ka insan. Pag minsan nagsosolo ako, kahapon nagsosolo ako eh. Nahagilap kita eh. Wala namang pumapa, sumasampa. Eh ngayon, may nakaschedule akong sasampa. Parang ano, parang nakakaano naman pagka yung baka bigla niyang makita maraming tao na sa taas. Alam niyo yon? Yon, parang ano lang. Respect kasi ako yung nag-invite sa kanya. Ah, huwag kayong magtatampo sa akin ha. Yon. Pag nakasampa na siya, tapos, ay, hello, Dondi! Shout out! Maganda idol, sir, ka tandem mo ngayon ang aking lola. Ang lola kong may tunay na asim sa balat ng lupa. Danila Pulenta, halatang sinungaling si MCM, naka-AMLC daw siya. Tapos sinabi niya na nagpadala daw siya ng kalahating milyon kay Mary Ann. Wala naman siyang katibayan na nagpa... Kore, kung nagpadala ka, ito ang katibayan ko. Meron akong ano, resibo. O, tingnan mo. Ito na yon. Alam mo na ano may baliktaran sila, kanya-kanyang palusot na sila. Ganon ang nangyayari. Oo, pasensya ka na talaga, insa. Nakakaloka ka. Ganon. Anyways, pagka nagpupunta naman ako kay Leo, nakikita ko naman kayo doon, di ba? Minsan naman eh, maakyat-akyat tayo. Nakikita din tayo sa taas. So, yon. Eto, mami, sinusulit ang gobyerno yung pinasulendo nila sa akin ha. Nabisik po sa monitoring ng lockdown here, mami. Ah, okay. Shout out Danilo Pulintan. Yes, happy naman ako na dumalaw kayo sa akin. Gising-gising mga OFW kayo, bumili ng bigas pero tarpaulin ni Kulaong ang nakalagay. Correct! Alam mo, tuwan-tuwa ako kay ano, Inay Mary Ann, alam mo yung halos, wala pa akong binabanggit, pero halos nabanggit na niya lahat, di ba? Totoo ba siyang ano? Totoo ba siyang Marcos? Hindi. Hindi pa natatapos yung kos, hindi. Naagad ang sagot. Asan ka na? Dami na nag-aantay sa iyo, Karoke. Direk! Salamat sa pa-super chat. Kaya ko nang bumili ng ano. Ha? Ba't di kita makita? Karaoke, hindi pa kita makita. Wala ka pa?
Direk, Noelsa Resuelo, salamat sa palipad mo ha. Makakabili na ako ng 1,000,000 kabang bigas. Ako na nga lang ang papalit. Ayan, ayan na, ah, ayan na siya. Ah, ayan na. Okay. As ako na nga lang ang papalit. Ayun, ayun. Ayan mo. Oh, ayan. Ayan na, okay. Ah, ayan na siya. Ah, oh. Okay. Magandang hapon po. Welcome. Ngayon papalit. Yun, yun. Mo. Oh, ayan. Yan ang siya. Oh, pa. Okay. Magandang hapon po. Welcome. Ngayon papalit. Yun, mo. Oh, ayan. Yan ang pa. Okay. Magandang hapon po. Welcome. Pwede, bisan. Pwede na po. Palabaka. Hello, oh. Sabi. Pwede, bisan. Ba't parang maingay, no? Ayan. Gary, shout out. Hello. Magandang hapon. Nilo! Tinawag ko. Oh, wala na, Eko. Hindi na maingay, no? Hindi na, okay na. Okay na, oh. Oh, ano, anong nangyari na? Oh, ayan, ang dami nag-shoutout sa baba. Si Madam Sam, andyan, si Aboy. Oy, hey. Bak. Hindi. Okay. Shoutout, anak Aboy. Shay, andyan ba sila, Shay? Loy Nakaro. Shoutout. Shoutout, shoutout. Ano na? Lulubog na. Kung gusto mag-akyatan, sabi ko, ay meron ako special guest. Sabi ko, teka muna. Eh, mas maganda. Sige, mag-akyatan kayo. At pagkwentuhan natin itong palubog na bangka. Ay, ayun pala. Oh, go! Diba? Yung palubog na bangka, pagkwentuhan natin. Yes. Ano na yan? Wala na to, friend. Wala na. Kanya-kanyang talunan na yan. Tama. Wala. Antibay nung Mary and Victory. Correct. Eh, talaga matipa yun. Tsaka, Welcome po, David Dilagan. Sir David Dilagan. Gusto rin umakyat ni Ka David eh, ni Sir David. Oh, ano tayo? Tayo. Oh, yan. Sige, thank you. Akyat daw kayo kung sino gusto umakyat. Basta wala kayo makulitan. Yan. Parang happy-happy lang tayo. Okay lang tayo, pag-usapan lang natin itong mga lulubog na bangka. Ha? Ay, napakinggan mo ba, karaoke kay Ninyo Barsaka? First time lang akong na-enjoy yung sa video niya. Pinagumura niya yung mga FLF kayo. Napanood ko rin. Oh. Yung... Wala na nga eh. Yung ano lang kahapon niya, no? Ni Mary Ann Victory. Talagang binuko niya na lahat eh. Kahapon eh. Kaya wala ka nang hahanapin pa. Kompleto sa hog eh. Oo. Oh, oh. Oh. Sabi niya, konti pa lang yun ha. Ibig sabihin, meron pa. Diba? Meron pa. Yun ang gusto niyang palabasin. Eh, sabi nga niya, tama nga naman siya. Hindi na kailangan Sokmed to. Kaya nga, sabi ko magdemanda sila kung may kasalanan si Victory. Kung ano man ang 10 milyon o kung anong milyon-milyon, eh, di kasuha nila. Tama. Ano po nga TV? Karoke, hello daw. Shout out, Pen Bungo. Friend Bungo, Graveyard, gagaling yan, Ma'am Sally. Magagaling yan. Alam na this. Mm. Tapos si Jojo Bakla, Diyos ko, naghuhugas kamay na. Lahat yan. Ano, yung video ni Inay Mary at saka ni MCF, narinig yung boss ni Jojo, nakasali siya dun sa ano, sa Coco. Kaya yan. Oh. Inulit pa ulit ni Bungo yan. Ako din, napuna ko rin yun eh.
Sana naman dito, putis, makagising na yung OFW, yun lang ang dasal ko. Oo. Oo, yun lang. Namatauhan na sila dahil sobra-sobra naman na, ano pa ba gusto? Sabi ni ano, direct, chick boy ka daw, karaoke. Gano'n yan, magulo yan. Umakit ka, umakit ka. Umakit ka, my friend. Hindi yung gawa ka na, gawa ng pelikula. Ha? Ang cute din gumawa ng pelikula niyan eh. Ay, shout-out, Madam Adoracion de Maranan. Shout-out po. Wala. Sinagot. Sinagot ni ano eh. Punto por punto. At go! Oy, Derek. Ika. Long time no si tayo eh. Punto por punto. Sinagot ni Miriam Victory. Saluto, chicks. Long time no si ano. Kumustamos ka na? Buwan, nalikot po, chikiks ah. Andyan siya? Oo. Mabait yan. Oo. Mabait yan. Mabait yan. Tatay Roque, iniwan mo kami ni FLM, sabi ni Direk. Hindi. Ba't, ba't mo kayo iiwan ni FLM? FLM tayo ah. Basta nakapag-file ng candidacy yan, Direk. Huwag mong kakalimutan, kakampanya natin yan ah. Basta presidente lang, ha? Wala nang iba. Siya ang tagapagligtas ng Pilipinas sa kahirapan. Tama, di ba? The signatory, ha? The tama. Spirit of the boy. Ewan ko to si Carino. Si Roman. Rusty Marco, si Inaro. Shout out. Diyan sila lahat. Oo. Oh. Kanila eh. Kaya ikaw ang magdaldal ang magdaldal dyan ka. Oo. Wala. Yung ano, yung gigil ni Yama eh. Mukhang ano, mukhang paltos. Wala na. Kampi na lang yata ni Yama si ano eh. Si Alpha Chupapi. Silang dalawa na lang ah. Ewan ko to si ano, Victoria. Oo. Wala na, talunan na yan. Eh, ang liwaliwanag nung sinabi ni Victoria kapon. May mga nagko-comments, nagtatanong. Totoo bang Marcos si ano? Hindi po, sabi ni Miriam Victory. Totoo bang matatapos pa? Oo. Ocho ka po ito. Kinukursunada pala yung anak niya. Doon sa kwentuhan nila kahapon nung ano, MCM. Ikaw naman, okay lang po dito. Hindi na po usok palipad. Baka ako ang mabansagang ano susunod kay FLM. Ayoko niyan. But anyways po, thank you po. Ayun. Si Gina G, Kainaro, pwede ba umakyat? Medyo matagal ka na nawawala sa camera. Oo, sige. Basta pagkwekwentuhan natin yung nangyayaring yan doon sa... Oo. Wala na ibang topic ah. Wala naman dapat na pagkwentuhan kundi yan eh, dahil yan ang mabiling-mabili. Yan ah. Welcome po. Kanina kasi gusto rin niyang umakyat. Meron siyang isa-share. Si. Sino? Si David Ilagan. Gusto rin niyang umakyat kanina. May isa-share siya. Ayan na. Meron ng ano. Mahal. Sige. Wala lang tayong ano ah. Wala lang tayong... Oo. Ang murahan dito ah. Oo. Ito lang, good vibes lang tayo. Oo. Ganon. Andali ah. Tatawagin ko lang ano, yung aking operator. No? No? Sir David, welcome. Insan, JC Antonio. Ah, shout out din sa'yo, Insan. Malaking karangalan to kasi pinakit mo sa LS mo. Sobra naman. Eh, alam nyo naman ako, welcome. Oh. Sana si Madam Sachi makaakyat din, ano? Para ang saya. Kaya oh, lang, aakyat siya. Walang bayad itong aking LS. Kaya lang, mga tayo dito. Anak ko, Insan, ano ka ba, Insan? Okay lang yun, Insan. Kasi alam ko itong LS mo, hindi teleserye, ano ka ba? Shout out, sir, ano? Sir Roque. Shout out sa'yo. Si David ba yan? Hindi, iba. Si JC Antonio naman yan. Si Sir David, wala pa eh. Kanina pa. Ah.
Si JC Antonio po ito, insan ko si Ma'am Sally at uncle namin si Jose Rizal. Pero masaya ha. Antindi nung ano, matindi talaga 'yung ano, 'yung Merian Victory. Matindi. Pero anyway, hindi ko naman masyado biniliban lahat, no? Oo, hindi meron masyado biniliban lahat. Sabi niya doon eh kasi parang nagsalita na 'yung mga OFW patuloy pa rin kayong tumulong kay FLM kasi nakakatulong. Yeah. Mali 'yun. Doon mali siya sa ano. Yeah, so, yun, hindi ko lahat biniliban. Dapat awatin niya. Dahil, hindi yung patuloy kayong tumulong dahil namimigay naman. Atarantaduan yun. Eh, yun nga, sabi ko na, di ba, namimingwit sila gamit bigas para makabingwit sila ng mga OFW na may mga malalambot na puso na nais makatulong sa mga kababayan natin dito sa paghihirap na to rito sa Pilipinas. Yan. Mga nasa mababang laylayan na sinasabi ni Norman. Shout out, Sir David Dilagan! Welcome po! Kung andyan pa po kayo, akyat kayo! Kasi sige. MCN daw. Kasali sa script. Kasali sa script. Parang nagbabasa ng script si MCM din. Alam mo yun? Di rin ako masyadong believe dun sa MCM. Dahil, yun nga, pinadala raw niya kalahating milyon kay Victory. Eh sabi ni Victory, saan? Wala akong natatanggap. Ay, nabudol ako. Sino pinapadala mo? Sino pinadala mo? Yung kaibigan ko. Sino? Hindi naman niya masabi ko sino. Ay, nabudol ako ng putya. Nakalahating milyon. Ganun lang ang reaction mo ng putya. Putang, sabi niya gano'n, putang ina, nabudol ako. Yun lang ang sinabi. Welcome po, Sir David Ilagan. Ma'am Sally, Tay Roque, magandang... Ay, magandang hapon. Magandang hapon. Hello, Jesse. Magandang hapon sa mga tao dyan sa baba. Anong mga... Shout out, David. Shout out. Nakakapan naman itong teleserye at before nga nila tinira si Merya, nag-usap kami at sinabi niya sa akin na gumagawa sila ng bagong drama at pinarinig nga yung pag-uusap ni Norman Mangusin, MCM at Yama, which is talagang scripted na yung ano. At hindi ko nga alam kung bakit maniniwala pa ang mga tao kay MCM, which from the very first place ay ginamit nila siya maging isang kasangkapan sa teleserye nitong FLM drama. Inamin na ni Norman Mangusin dati sa akin na kinakailangan gamitin. At pero sa ngayon, how would you get that 500,000 or a million amount of money in one transaction, which is in Japan to Philippines, very hard to spend the money. Tapos ano, biglang sabi niya 1 million yen, tapos sinundo na siya ng puta banko. Parang hindi ka panipaniwala yun. Yeah, which is not true at all. And like I said, and I believe, tapos sabi nila magde-demanda, how would that Norman Mangusin come file a case to other people that the clean hand doctrine should be, you know, you cannot file in any case to others kung meron kang aso nakakulong. At, very unbelievable yung mga nangyayari rito at silang ay nagsisisihan sa ngayon at kaya mali yung tinira nila, sabi nga ni Marian, mali yung tinira nila, kaya ano. Sabi ni Bugo TV, kinonfirm kanina sa LS ni DJ Byron na uminom talaga daw ng lason si FLM. No, that's only... Yung sa LS ni DJ Byron, yung lumalabas doon na nagko-comment na Bagwis Aguila ay si Norman Mangusin yun. I was there watching at nakikita ko kung sino yung nagko-comment doon. Kasi nagagalit na rin si Spencer dahil tinitira siya mismo ng FLM supporters. At parang ano. Pero nagkasundo-sundo uli sila.
At si Victoria Vlog, tumatay yung parang leader-leader. Oo, nangihingi ng laptop pala. Kay Norman Mangusing, kaya pala umapit. Okay. Kaya nga, ano, yung nga, tama yung sinabi ni Tatay Roque, ang maging karangalan na lang natin na ang mga OFW ay magising na sa katotohan. Dahil kasi, kung makikita nyo, nung isang araw, nung pinumura ni Yama si Mary, ang mga palipad, 5,000 yen. 2,000 yen. Oh my. Kaya ano, kaya mga dollars. Wala tayong pakialam pera nila yun eh. Pero, ang pinapayaman nila yung recipient. Tama. Saka sabi din ni Attorney Chua, si may case against to Bestido for disbursement para kasi what is the relationship of Bestido to Norman Mangusin, which is very unethical into the relationship of client and the lawyer. Kaya sumasali na okay. Anong opinion mo dyan sa mga nangyayaring ganyan? Yeah, so yan. Sabi, didimanda nila. Di sabi naman ni Marian, dimanda niyo ako. Sino magdidimanda? Wala pwede magdimanda. Sino? Sino magdidimanda kay Marian Victory? Wala, walang pwedeng magdimanda. Si FLM? No, he cannot do it. Bakit? Nakapulong siya, tsaka may kaso siya. Hindi. Pwede. Di ba lahat ng ilan yung mga basher, didimanda raw eh. Sabi ni Nila at papasok may mga chiraulot. I will hang myself up. Paano magdidimanda si Norman? Ay si Francis Le Marcos. Sige nga. Pipirmahan niya? Pipirma siya ng affidavit ng complain. Sino ko complain ni FLM? Peke, wala. Pwede siya mag-file ng kaso. Norman Mangusin ang gamit niya. Hindi pwede FLM. Wala nga FLM eh. No, kaso pa Norman Mangusin. It's already been He's saka already... Walang magpa-file. Wala. Kasi nga, FLM ang ina. FLM sila FLM eh. Yeah, not even Mangusin. Cannot even pass. Saka... Wala. Kaya nga, ang galing nilang manakot. Pero yon problema, bilib na bilib yung mga subscriber nila, yung mga followers nila na mangyayari ang mga pinagngangak-ngak. Yeah. Lalabas. Uy, aboy lang po. Bakit ikaw ang nagtatanong sa amin? Dapat ikaw may alam yan. Yeah. Wait lang. Totoo ba? Yun na yung anti-Elias law po. Sabi ni Aboy lang. Sir Aboy, you know that. Anak Aboy, guilty na. Guilty na, tapos na yan. Anti-Elias law. Ayon kaya na yan. Kay Judge Miriam Victory, kaanong sa usap nila ni MCM. Guilty na. Kasi may nagtanong sa comments, totoo bang Marcos? Si FLM, totoo bang Marcos? Hindi po. Magkapatid ba sila ni Jam Antonio? Opo, magkapatid. Tapos na. Na-decision na ni Judge Miriam Victory. Guilty na yan. Anti-Elias law. Maski nasabi mo, nauna na yung ano, kung hindi pa man na-decision niya, pero sabi naman, na-decision na yan eh. Guilty na nga. He has been convicted to that case. Two counts. As per as a Judge De Vera. Kaya hindi siya nakapagdemanda, 'di ba? Pinagbantahan ako na idedemanda ako ng 100 million libel. Mga kalabas na namang gawa. Correct ka diyan, Bagtit. Ayan din si Bagtit. Hoy, akit ka, friend. Akit ka, Bagtit. Liga, masaya 'to. Masaya 'yan. Noong pa naman 'yan, friend, Bagtit. Nasa laya pa siya, talagang darating nga yung asawa niya na magkain nga. Lahat na sumira sa kanyang mabuting reputasyon. 100 million each.
Sabi niya. Anyos na. Sinabi niya yun eh. Sinabi niya. Oo. Nga sasabi ko, nung may narinig ko. Sonrox, karaoke. Ha? Inom ng Sonrox. Hindi na. Lason ba yun? Panlinis yata ng bito kayo. Wala na. Wala nang kwarta. Kay MCM na kita. Naku. Walang kita. Kaya nag-aano sila. Nanggugulo na na. Hindi ba nanggaling kay ano yan ha? Kay MCM ha? Bakit magulo? Walang kita. Kaya yung humanitarian na sinasabi na yan, hanap buhay nila yan. Hindi yan para makatulong, para kumita. Oh, nanggaling na sa bunganga ng MCM, baka walang kita. Eh, kikita ka naman talaga eh. Ang laki ng kita. Lalo yung mga optical mission. Naku. Eh, paano nga pala? Ano, Sir David, eh, sabi ni MCM, ano, walang mga utang na loob. Yung mga kung anik-anik, kita ka rin niya sa tama habang kausap niya. An, o paano magiging instansya sa ano FLM family niyan? Ano 'yon? Ano lang siya mapaggawa ng kwento si MCM. Diba? MCM is only puppet by the Wala yan mga 'yan. Pinagpupulot lang 'yan eh. MCM, yang si Alpha Chupapi. Si Alpha Romeo. He already knew in the very beginning that Norman Mangusin is Norman Mangusin. At yung mga nagsasabi rin sa akin na bobo ko dahil ano nga dyan na pinapatunayan ko na Norman Mangusin by himself already announced that siya si Norman Mangusin in the front of Chief Eric Distor of the Chief Director of NBI. Saka yung finger, saka yung fingerprint niya. Ano pa ba yun? Tapos sasabihin nila sa akin, nakatulong ka ba? Yun. At tinitingnan namin yung pagtulong ni FLM. Wala namang bumebenga doon sa pagtulong niya, pero yung kasinungalingan niya. Kaya nga ako nawala na dyan sa kanila dahil inamin niya mismo. Tsaka ito, paputol ko ang ulo ko lahat. Sa tanong si Atty. Chua, it was already confessed for what he has done against the law. Kasi merong ano yan, yung mga abogado niya, defense lawyer, bago ka humarap sa korte, mag-uusap rin ng kliyente mo. At siyempre, aamin yung kliyente. Ngayon, ipagtatanggol ka pa rin. Ayan ang relationship ng kliyente ng isang akusado. Ay, alam na nila yon na kung ano yung criminality na ginawa ni FLM, pinagtatanggol lang nila yon. Dahil defense lawyer sila eh. Kaya yan ay hindi yan makukulong for almost one year kung sasabihin ng mga supporter niya na inosente siya. Correct. Mismo yung ama niya nga nagsabi. Yung pati si Attorney Antonio Chavez from Santiago Isabela na may-ari ng lupa na naibenta yung 40 million pesos worth na lupa niya na nakuha ni Norman Mangusin. Eh, di ba pinangakuan nga sila Inay Marian daw ng pagtunta nila, bangin daw. Yeah. Bakit yung sa kanila lupa? Ay, sabi pa rin ni Derek, karaoke, ano mo daw yun? Rocks mo daw yun. Yung ininom ni ano, ni FLM. Umakyat ka kasi. Umakyat ka. Huwag kang magulo dyan sa baba. Adik ka. Hoy. So, masyado si ano ah. Ewan ko kung totoo itong Meriam Victory ah. Puta, pati pala Magatdam. Inangkin niya. Kanya raw. Oo. Pakalat daw Magatdam. Grabe. Isin? Pati Magatdam. Inangkin ang puta. Lahat na raw. Inangkin eh. Sabi ni Meriam Victory. Pati. Ang puta. At saka ang dinibang ko lang kay ano Inay Marian, yung ang sinabi niya na, hindi kasi ako kaya ako na peke. Pagkaharap mo si ano si Norman, para siya si President Marcos. Uy, puta! Sabi niya, hindi ko malaman naman. Ewan, hindi ko malaman si Marian kung may hulog, may kabig eh. May tulak, may kabig eh. Ganun eh. Oh, yun nga, sabihin niya na patuloy niya raw suporta dahil namimigay. Eh, puta, mukhang hulog doon. Tsaka yun nga, binubukod niya na nga si Francis. Francis pa siya ng Francis, hindi pa niya diretso yung mga usin.
Kaya nga. Okay. Puro process pa rin. Malabo yan. Kaya nga, no? Sinabi niya kasi. Dalawa lang yung property niya na hindi scripted. Yung BGMP sa Kabilibit. Yun yung talagang property niya. Yun yung hindi scripted. Sa property ni Norman Bangusin. Oh, eh, sila naman ang nagsabi eh. Yung palang yung BGMP sa kayaan eh. Tsaka yung munting lupa, baka pili na rin niya, malapit-lapit na yun. Yung lupa. Baka pinalilinis na yung pagpupunta, yung kapupuntahan niya ron. Baka pinababacuum na, pinakakarpet na. Kaila, oh, ha? Wala ka na yan. Ang kasalita ni, ano, Inay Mary, ano, na parang VIP si Kulaong doon. Kasi nga, bakit nakakaakyat daw? Eh. Medyo, medyo, ano, medyo hulog din yung mga ibang salita ni, ano eh. Oh. Kaya sabi nga ng iba rin, huwag masyadong kampante dahil part of the drama. Drama is a drama, pero who knows? Oo, pero napakapangit naman niya. Sabi nilang, it's a prank. Naku, hindi ako pangit yan na it's a prank. Diba na marami akong vlog siya, sabi ko. Hindi pa pinanganak yung abogado na magpapanalo sa ganitong klaseng kaso. O, tapos yung pakaalahas, ano, just correct na, at naman sa loob, at naman palitin. Kung talagang bilyonaryo ka, bakit ka nga magsasala ng mga alahas? Correct! At bakit ka magpapalitin? Saka bakit yung mga abogado mo ay pipitsugin? Tama. Diba? Maganda yung ano, nung una, nung kakaibigan pa nila si Miriam Victory, yung pag-awa, binigay ikakay ni Store, Rolex. Palapik. Sabi ngayon ni Mera Victory, oh, ito na yung binigay mo rito, sa'yo na, peke pa na yun. Saka tinahanap ko rin to sina Unasan, yung mga kaibigan niya sinasabi, sina General Eleazar. Nasa, kung mabuti ka talagang tao, wala kang nilabag sa batas, they will be there to back you up in any way. Pero mama, wala sila eh. Alabas. Shout Mama Bear, Semper Fidelis, 891. Diba dyan, Tatay Roque, sa Pilipinas, kapag meron kang mga malalakas na padrino, they can squash whatever ano, kung talagang, tapos bilyonaryo ka. They will do a better what they can, the best of their... Oh, antimano pa lang yun, kung talagang mayaman ka, meron... Like I said, yari. Sigun. Sigun sa pagkatao mo. Yun na nga sinasabi ko, Tatay Roque, na sigun sa pagkatao dahil kung ikaw ay mabuting tao, palagay ko naman yung... Kasi he always connected himself sa mga malalaking tao. Tunad ni Gringo Hunasan, lagi niya sinasabi. Ay, talaga ba? Oo, nung una. At sinasabi niya, yung ibang mga governor, mayor, nasaan sila? Yun. Saka yung general, nasaan sila? Dahil kung mabuti kang tao, they will back you up in any way of their best. Wala. Lahat na yung mga binabanggit yan, wala man lang dumalaw sa kanya. Exactly. Oh. Kaya nga ngayon, pero ang nakakapagtaka, saka ito na lang ha, for almost a year, yung kanyang subscriber, hindi naman nagbago. Kaya nga. Tapos, kung titingnan nyo, if you try to look at it, na yung viewers nila, up to 10,000, it's not even, it's like 1%. Kung talagang solid supporters ka ng 1 million, you should have at least 50% of it, pero wala eh. Hindi, wala kang magawa doon. Basta hindi sila nag-unsubscribe. Yun ang mabigat doon. Yeah. Pero they still, there's still a lot of people, kahit 1,000, 2,000 people. Oh, marami pa rin yan. Na marami pa rin yun kasi a lot of money. Yung $20 o $2,000, malaking pera na rin yan eh. Pero pata si Jojo, ano, talaga nag-ano pa siya. Huwag tayo mag-away-away, magbuklod-buklod tayo. Meron tayong plano para sa butuhan next year. Oo, yun na nga. Yun ang mamasali eh. To create na isang grupo na makakapagdala ng kandidato.
Parang mga gaya nga yan, mga kung ano-anong sector. Tate, kilala mo ba yung dong? Dong na? Ay, nakakita mo eh. Advisor yata ni, ano, ni Mangusin. Ayun, oo. Iaano daw na party list as far as I heard. Ayun daw as supportahan to be a party list. Konti diba, lang ang boto nun, makakapasok na, di ba, karaoke? Walang 1 million yun, pero makakapasok na. Oo. Basta ano to, basta walang ano yan. Itong lahat na nangyayari na to talagang malaki kahibangan. Oo. Paano makakapag-file ng kandidasi yan? Puro mga abnormal talaga yung naniniwala dito eh, sa mga to eh. Pag magpapasa ka ng comments, lalo doon kay Karuman. Mga FLM for president. Ang putya oh. Yung mga makikita mo yung mga comments. Ang layo naman ha, yung dislike saka like ha. Si Roman Carino, pinaniniwalaan mo. 40,000 may kita subscriber niyan. Oh. Roman Carino, I don't know how to stop this guy. Binabato rin ng Pilipinas pati. Naka-support pa ba si Bernard dyan kay Mangusin? Mangusin, I think, is trying to avoid to be connected. Kasi ayaw din nilang mababanggit siya si Bernard Chong. Kasi ano yan eh. Malakas din na influensya ni Bernard Chong. Pero si Bernard Chong, as a financier, nakunan talaga siya ng pera ni Norman Mangusin. Mm-hmm. Siguro naman meron diyang kilala nating abogado who is working to the groups of companies ni Bernard Chong. Siguro may alam yan, pero hindi na natin babanggitin kung sino yung abogado na yan. Kilala nyo yan. Yun nga yung sinasabi ni Aboy nga, yung magic number po for a party list po last 2019 was 150,000 votes po, Mami. Kaya nga, papasok na yan. Pero, ang tanong ko dito, Tatay Rocky, what is the power of party list? Huh? Ano magiging power niya kung matutulungan niya ba mailabas si Norman Mangusin kung naging party list ka? Ayan si ano si Aboy, oh. Parang ano narinig ko na pwede daw ano maging way yun ah. Pwede maging stepping stone para matulungan niyan si ano. Hindi, kaya nga, yun nga yata ang usap-usapan. They will support the party list para matulungan si Norman Mangusin. Pero the judiciary system, palagay ko it will take time yung human trafficking case kasi 6 counts. Right na kasi yung pagkaalam ng ibang tao, yung tatlong case niya sa human trafficking ay na bail arranged niya. Kaya dapat paliwanag sa mga tao, yung bail arraignment is only a temporarily. Diretso pa rin yung litigation niyan, hindi pa tapos. Hindi po yung dismiss. Bail lang po yun, bail lang. Tama. Wag po kayong pagkakumpiyansa. At kung ang party list na sinasabi nila ay makakatulong sa paglabas ni Norman Mangusin, ba, napaka-powerful naman yan. Walang ganun. Malukuhan yun. Kaya nga, oo. Hindi kaya. Tsaka, lagi nila pinagmamalaki, tutulungan daw ni Rapi Tulfo. Hindi ko. Rapi Tulfo is smart enough. Aboy, sabi niya, wala po, even in the case manalo po sa FLM, di pa rin siya may lalabas po noon. Example po si Laila De Lima and before Congressman Romeo Halusos. Tama! Oh yeah, that's true. Yeah. Wala na yan. Kasi matibay masyado eh. Kaya nga yung ngak-ngak niya makahapon ng mga mahingi si Chua. Pero Judge Marlena. Sina Yama, mag-ingat-ingat sila kapag nagpala ng kaso si Judge Marlena sa ginawa nila kay Judge Marlena. Oo, nako. Nakakala nga nila, tahimik lang si yung anak niya ni Judge Marlena kung ano nung ginawa nila. Na may kaso na yung Yama, parang ongoing na. May ongoing na yon as per the NBI record. Oo, meron daw ongoing na kaso. Kaya mag-ingat-ingat sila at ng ano. Pero
Ang nakakapagtaka talaga, ito lang naman yung punto mo, Tate Roque, ang mga kababayan nating OFW still keep going. Talagang makikipagpatayan sila. Wala nga eh. Diba? Kadabid. Ano sila eh. Gaya na sinasabi ko. Masyado nang malala yung mangusin virus na pumasok sa kanilang utak. Mas grabe pa sa COVID, diba? Walang sinabi ang COVID. Yung number of COVID na yan. Tiyan COVID, ilan lang? 9,000? 11,000? No? Eh, samantalang itong mangusin virus na apekto nito, million na eh. All over the world. Ay, tama nga, sabi ni Brad Floro, FFCI, WW, Fake Family Club Incorporated, WW, yan yung pinalit ni Pilinggera Yama sa Marcos Group of Companies ni Norman A. Mangusin, a.k.a. It's not even, we already verified that it was not even registered to DTI. It's not even registered to the municipalities, wherever it is. Not even in the Security Exchanging Commission. There is no any one of that name FFC registered. So dapat ano sila tumigil. Puro kawalan yan talaga ang ano natin, pero kumlik sa tao. And I'm hoping that some of the judiciary people tulad din ng mga abogado diyan, dapat alam nila yung ano, what is the solicitation rule of law diyan sa Pilipinas. Dapat alam din niya ng BIR. Sir Europe. Dave, padala yeah. Tama, pakuhanin mo ng birth certificate at tinahanap yung birth certificate. Pati mo naman yung birth certificate, gagawin nilang big deal. Eh, maski punitin mo yung birth certificate, punta ka ulit PSA, bibigyan kay. TNSO, pwede kang kumuha ng yung original birth certificate. Correct. Document. Maski pa sabihin mo nawala yan, punta ka ulit, mag-request ka lang, gawa ka lang. Okay. Meron ka na naman. Eh kasi wala nga birth certificate na FLM. Eh so, saan nga siya makukuha niyan? Eh wala nga FLM. Wala nga eh. Kaya, sabi ni Bungo TV, gusto lang naman talaga nila kalabas si Mangusin. Unti-untiin na lang nila itakas, paa muna, then leg, then katawan. Pero narinig ko kanina sa kay DJ Byron live streaming na nagsalita si Jojo na dapat daw this week makakalabas na si Norman Mangusin. Eh ngayon may pinasabog daw tungkol kay Marian. Kaya daw na freeze na naman daw, freeze. Okay yun ah, okay may freezing ah. Oh, grabe talaga, naguhugas talaga ito ng kamay. Wala na yung mga gagawin, yung mga abogado natin. FLM family niya eh, kare niya ng tatlo. Tsaka pinagmamalaki nila pati daw, lagi nilang si Victoria, lagi binabanggit pangalan ko na binanatan daw nila ako. So what happened to me? May nangyari ba sa akin? I'm still the same David Dilaga. Mga gunggong yan. Mga diba? Lahat yan. Puro gunggong lahat yan. Kaya nga. And I don't know. Kumita sila, Mama Sally. Ah. Oops! Sabi nila, binabayaran daw ang mga basher. Ito pala mga defender na to. Ang may sweldo. Tama. Oh. Diba? Last. Yung sa pag-uusap nila ng MCM, sa kanin tong si Maryam Victoria, di ba? No. Tama. Parang bayaran. Si Kabise? Si Kabise, may utang pa si Mangusin kay Kabise, hindi pa raw bayad. Oo, kaya umalis yun eh. Kaya umalis ka, di ba? Dahil makita na lang siya sa Legrand, ano daw gagawin niya, kaya lumayas na siya to. Hindi sa kawalaan eh, basta sabit pa siya. Yung basta yung ano, talagang hindi naman actually kapit sa patalim at nagising, aalis ka eh. Kasi baka madamay ka pa eh. Kasi you are really to be part of the ano yung accessories of the crime, yung ganyan. Kasi criminality activities na yung ginagawa nila eh, about scamming. Totoo yan. Talagang yan harap-harapang panggagago yan. Oo. Eto sabi ni Toy, coming April 15 deadline ng income tax. Malalaman sana natin kung mag-file siya, lalo malaki income niya sa YouTube. Biro mo, di ba? Oo. Aman yan. Kung pwerdo ng malaki yan. Sa akin pa, kawawa yung Norman. Totoo yan.
kawawa eh. Kaso, nag-enjoy naman siya sa labas eh. Oops! Meron pa palang sinusuportahan, nakasali. Sino? Si Norman. May nabuntis pala nung nasa laya. At yung pinapadala pa ni Miriam Victory. Ay, oo! Oh, oh. Oh, may nabuntis pa. Tsaka matindi doon, ano, di ba yung sinabi ni Miriam, pati yung anak niya pala. Pero binubugaw. Sabi, hindi. Galit na galit si Miriam doon. Hindi pumapatol sa ano? Karaoke? Engkanto. Ayaw niya na magkapo ng tikbala. Okay na ako talaga ito si Miriam Victory. Wala ba tino to eh. Tenra Olesor. So ano sa palagay mo to Tatay Roque in the part of Marian? Do you think this is drama or this is the reality of the talks? Hindi. Ano siya? Real ba yun? Real. Hindi. Matagal na yan eh. Nagpaalam naman siya. Ayon sa kanya. Nagpaalam ako maayos. Ayun naman sinabi niya sa akin din. Nagpaalam siya ng maayos. Pero ginampala nga daw siya. Ginampala niyo ako eh. O, di labasan tayo. O, ganun. Kung hindi siya ginalaw, hindi na siya i-imik eh. Oo, ginalaw niya. Tsaka yun nga, hindi, marunong yung Miriam Victory eh. Alam niyang palubog na eh, bangka eh. O. Tsaka yun na, marami na siyang alam eh. In the sense na alam niya na nga, na hipeke yan, si Mahusin. Hipeke yan, Norman, ay ang Francis na yan. Tingnan na ano ko, Francis pa rin siya ng Francis kahapon sa usapan nila MCM. Hindi pa rin niya mabanggit yung Norman. At ang huli, nag-ano na rin siya, nag-ano, Francis or Norman Mahusin, ganyan, nag-ano na rin siya. Oo. Parang may tama na sabi niya, pero meron pa rin chances na parang, kasi sabi niya, OFW, ito lang po ang pagpapadala sa yun ang isang maling-mali. Dapat ang sabi niya doon, huminto na ako kayo sa pagbibigay sa mga grupo to dahil nilolo ko lang kayo. Yun ang gusto ko ma- Ayun ang dapat na mensahe. Dapat ganyan ang mensahe niya. Napanood niya, ano, yung humanitarian daw, mga bigas-bigas sa C5. Tuloy-tuloy ang bigas. Putang ina. Pinanood ko yun eh. Talagang anak ng puta mang gigigil ka. Hindi, may nagkwento kanina na ito, puro nga hearsay naman. Yung pinakita nilang namigay doon dyan sa San Juan na bigas, yung pala, mga nagkakarga lang ng bigas doon sa truck, pero hindi naman, binibidyohan lang pala yun ng mga nagkakarga ng bigas. Eh di ba dati pa ka daw yan? Dati pa yan? Sabi niya. Hindi, yung bago to, yung, kasi lahat na nagtatrabaho sa kanya ngayon, si Secretary AC. Puro secretary eh. Oo, ang dami na nilang secretary. Puro secretary si AC Gutierrez ba yun? Yan naman mga babae na yan. Putres, baka masabit pa kayo, umalis na kayo dyan. Dapat nga. Oo, dapat makakasama sila sa mga kalokohan na yan. Oo, baka madawit pa kayo dyan. Mas sigurado, sigurado may kickback ang mayan eh. Siyempre ah. Hindi sila titigil diyan kung wala silang kikitain eh, di ba? Oh, eh lakas ng ano pag yung dalawa na yung nagsasalita, maganda ang dating ng super chat eh. Maganda rin ito eh. Pero nakakaawa din itong ating mga kababayan, di ba nyo alam na yung super chat 30% na agad automatic kinukuha ni YouTube yon. Yeah. Tapos 70% sa recipient. Pagdating sa recipient, kukunin yung 50% ng 70%. Yung naitulong nyo, konti na lang. Hindi na, hindi sila natulong ha. Ang hey, ang dito nga na Norman. Nakalabas ng FLM pero nakidnap sa labas kaya hindi na siya mag-humanitarian at mayaman challenge. Itinatan niya daw yung trillionaire niya. Ano ba naman ito? Totoy, shout out sa mga bashers ni Pangusin taga BIR. Baka pwede motor sa BIR system kung magpa-file ng ITR si FLM or Norman Mangusin. Yo. Bakit ko dapat may investigation diyan ng ano? Alam ni ano eh, alam ni Attorney Lorenzo yung BIR investigative report. Meron siyang sinasabi noon eh. Tanong, pwede ba 'yun nakakulong na siya tapos sinuswelduhan siya ng YouTube? Hindi ba ano 'yun? Hindi ba question? Wala nagrereklamo, kaya ganoon, wala nagrereklamo. Oo. Alam ko kasi sina gumawa na ako ng sulat, binigay ko kay Natakero, hindi naman nila pinail. Kasi hindi ako makapag-file sa US
dahil hindi nila jurisdiction ang Philippine YouTube. Ah, so kailangan... May corporate office dyan ang Philippine YouTube. Ang makakapagpaano lang dyan, yung makakapag-file ka lang sa NBI, cybercrime, and then plus yung ano na YouTube, may hawak yata dyan isang congressman eh. Hindi ko lang makilala kung sino yun talaga yung may hawak. Under ng... Oo, ano, tinransfer na. Paano yun? Tinransfer kay Yama? Pwede pa kaya transfer yung ano? Ewan ko kung na-transfer na yung kay Yama. Kaya malakas ang loob ni Yama kung kaya kung nasa pangalan niya na yun. Oh. So siya talaga ang kumukuha ng pera. Alam mo, hindi pwede transfer yan eh. Dahil sa akin, I try to transfer mine to somebody else there in the Philippines. Hindi namin magawa. Pwede. Hindi eh, hindi magagawa. Kasi pinaghirapan mo yung subscriber para ipasa mo lang sa isang tatanga-tanga. Oo, kaya. Ano, ibig sabihin, nakakulong ka sa loob. So, paano lalakad yung YouTube? Paano ka magbe-videos? Paano ka mag-e-LS? Dapat itong doon, di ba? Hindi, si ano nga nag-ooperate? Si yung kanyang secretary. Yan, dapat na. Si Ama gumagamit eh, nung process layer. Kasi para, alam niya, kung alam mo yung ano, yung alam mong username mo at password, of course. Gamit pa niya pa yung isa eh, yung si Intaga Japan. Yung bangko na dedepositohan, pwede pala yun na ano, sa bangko niya mababagsak. Sino na sa Japan, Mama Sally, yung vlogger na nagtuturo dyan ng ari-arian ni... Asito Roberto. Hindi, isa pa. Tae. Hindi si Roberto, may isa pa yung una. Wala si Roberto, huli na lumitaw yan eh. Si Don Pepot nga, isa nga lang yung ano eh. Hindi, yung isa, yung... Wala na, sabi mo. Ginagamit ni Yama eh. Yung nagtuturo ng mga ari-arian dyan eh. Si... Ah, meron, sinasabi mo yung... Yung sinabi niya yung mga rent-a-car. Yung JB ba? Yeah, yung JB ba? Oo, si JB ba? Pinarito mo nito yan eh. Ang subscriber naman yan, 87,000. Ang gumagamit niya, pagka ano, welcome, JB ba? Yung ginagano niya. Tapos si Yama na bumibira. Hindi na si JB ba ang maano eh. Gumagamit din yan eh. Eh, baka kulaong din yun. Ewan ko. Hindi, pero noon, yung JB ba, yan talaga yung nagtuturo ng, motik tinuro ni JB ba yung kalahati ng Japan, kanya eh. Oo. Di ba yung mga park sa parking lot, sabi niya, na rent a car daw. Oo nga, Diyos ko, ginaya ko nga yun, di ko pa na-upload. May... palay. Ang daming nagago talaga niya, sa totoo lang. Pero you see US Freedom. O, siya rin yun, yung bakaan, saka yung gray, yung bay. Oo. Lahat yung nakikaka na nila si Inay Mekan. Pati na ano, yung Aikol Derrieran, yung mga impacta sa Amerika, yan, pinagtutulungan nila. Hindi nila kaya si Inay Metan kasi may pera. Hindi nila kaya. Sabi nga ni Merian, nagkamali sila ng binangga. Mm-hmm. Pero yung Merian, ano rin yan? Pag dito, matibay din ang mukha niyan. Yan yung ano eh. Namimigay ng ano, no, sa ano. Sa Quiapo, yung mga Muslim, may mga inayo, nahuli yung mag-asawa eh. Nahuli na tayo. O, biglang takbo na sila doon sa opisyal ng militar. Pwede ba kami makiabot? Di, pinanong, nakikiabot sila ngayon. By picture, yan, tulong ni Eppel. Ako mo talaga, tutok ako. Di, kaya nga nagsisisi siya na grabe daw yung ginawa niya. Grabe daw. Para kay inatin nga daw lahat ni ano ni FLM yung pamimigay nila na sarili daw nilang pera ikine-credit din daw kay FLM. Lahat naman eh puro FLM ang takbo eh. Maski naman tong laro nila Yama ngayon, puro FLM naman eh, FLM eh. Pero iba na ngayon ang laro ni Yama. Huwag ko kayo kay FLM magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Si FLM instrumento lang ng ating Panginoong Hesukristo. Pero mga OFW nagbibigay ng pera. Wala namang iba. Isa naman sila kukuha. Wala na nga eh.
Nagkasanla-sanla na nga lahat eh. Oh. At saka itong sanla, puro ang mga presyo, wala ka ng pating. Rolex, 5 milyon. Tsaka yung palang ano, yung Mustang na sasakyan, hindi pala talaga sa pangalan niya. Wala daw talagang pangalan eh. Eh yun ang sinasabi ni ano, ni Mary Ann na yun daw ang nakapangalan kay FLM. Oh. Pero wala nga daw, hindi daw talaga nakapangalan. Oh, eh, bibili na ata, nakita eh, Prato yung Marcos yung nakasulat. Eh syempre, madugo yun. Marami yun. Paano mo bibilin? Eh wala kang Francis Leo Marcos. Oo. Kaya nga. Pinangalan nga kay Francis Leo Marcos, pero anytime pwedeng kunin ng tunay na may-ari kasi wala ka naman eh. Guni-guni. Etong Sogmed na to talaga, nagulo lang isang guni-guni. Totoo yan. Guni-guni lang to, isang panaginip. Isang guni-guni ng isang tao na nangarap na siya ay isang trilyonaryo. Saka maganda yung timing nila kasi nga ito ako nagkataleche-leche na pandemic na to, humaba-haba na tong COVID, kaya humaba din yung kanilang Kaya nung humaba yung COVID, uta, tinira nila yama, binira na nila binira. Yan nga, yung 1 milyong kaba ng bigas, tangay na, yan ang tira. Mamaya, naging 1 milyong salamin. Puta, ragista. Grabe ito. Grabe talaga ang kapal ng mukha nitong grupo na to. Totoo lang. Oo, grabe. So, may kilala pa ako, Tatay Rocky, taga London, ha? Nag-loan ng 100,000 pounds to support Norman Mangusin. Oo, marami talaga nagpapadala. Ayoko na lang sabihin ang pangalan, but I know this person. A lady. It's a lady. Wala kang bumilib na siya isang matulungin, isang philanthropist. Ano? Lord. Ngayon, oo. Ano na? Dahil lang sa kapirasong panty, lahat ng kalabasa, isa-isa nang lumalabas ang kanilang panty. Pati ba yung panty, no? Pati panty, 5 piso lang na. Nothing to do with it, pero nilabas. Oo, Diyos ko tayo, si Yama, parang gulong-gulo na ang isip ni Yama. Alam mo, kahit na mali na yung inuutos ng amo niya, utos na ni ano yan eh, utos na ni Norman Mangusin yan eh. Manood, yung nila, lumalabas na bagwis ng agila, si Norman Mangusin daw yun eh. Oo, parang nga. Kayo, kasi pinanood ko kay DJ Byron. Parang binoboss-boss nila eh. Kaya sabi ko, ito pala yung si Norman ngayon, bagwis ng agila. Ito lang, mga sali, itong mga pinautot na humanitarian. Bakit hindi kita malaki? Nung nagpakain doon sa, 1,000 tao ika ang pakakainin namin sa mga nagkalat sa daan ng mga kawawa ang nilalang. Ito na ngayon, lumakad na yung sasakyan. Wala silang makikita pulubi. Takot-takot. Ang nabigyan yung mga MMDA, ilan lang yun eh. So, pera, wala na. Wala na. Eh, ano lang naman yung binigay? Isang iklog. Tapos, isang tubig. Tapos, yung food pack na. Kanin. Itlog na pula. Baka wala pa 100 piso, isang food pack eh. Ilan lang yung nabigyan? Grabe ito. Pero puta na nung naniniwala pa rin talaga na talaga ito'y matulungin. Basta itong pamimigay ng bigas sa C5, garapal yan. Ha, Katabid? Garapal yan. Puta na. Dating nakatambak na yung bigas doon sa isang tindahan doon eh. Oo nga eh. Tapos ito, dumating mga taxi driver kasi napanood nila ngakak ng ngakak si Yama na magkakaroon ng tunit-tunit lahat ng bigas pamimigay. Puta na. Eh di ito na yung apat na taxi driver. Kinausap ni Yama. Sige, kuha ko kayo doon. Basta FLM, subscribe mo si FLM. Buwat-buwat na nung apat na taxi driver yung tagkakalahating sa ako. Hindi naman isang kaban. Try na magsalita to. Kaban-kaban na. Sabi, dalawa lang daw. Kasi marami pa rin
Nakabuhat na, binalik pa nung dalawang taxi driver eh. Kaya dalawa lang naibigay. Bali, isang sako yun. Dalawang tagkakalahati, 25 kilos. Tagkakalahati, oo. Oh. Baka hindi pa nga 25 yan eh. Pwede mo nga, kunyari, bibili ka ng maramihan. Ikaw ang order sa rice mill. Baka pwede yun lang, 20 kilos. Hindi ako makapaniwala. Hindi pa makamove on kama na magkapatid si MCM at saka si ano. Si? Sinasabi pa rin niya na ano na yung binudol ni Inay Mary Ann kay Mangusim, buti pa yung hindi kapatid eh nakinabang, samantalang yung kapatid nakakulong hindi nakinabang. Talagang sinasabi pa rin niya kapatid, putang inasabi ko. Pinipilit pa rin kapatid ah. Tama, hindi pa rin siya makabuhay. Sabi ako nga eh, tinanong ko magkano ang cost ng DNA test. Eh, ako na magbabayad dyan ka ako. Pa-DNA yan to the government in Japan at saka dyan sa Pilipinas. Tumas kung magkapatid talaga. Ngayon, I challenge them. Diba? Para matingil yan kasinungalingan nila. Oo, oh, dito naman ang ano niyan eh. Kaya lang, alam naman nila lahat eh. Alam naman yung Mangusin family na ano, na peke. Ito pa lang. Pinadadala nga, di ba sinabi ni Victor eh, na pinadadala nila ng pera dito sa Isabela para kay Nanang. Oh. Mm. Oh. Lahat eh, naka-accounted kay... Oh, tsaka yung ano, kinuwento din ba ni Marian yung nag-aahabulan sila ng ano, pagkuha ng cheque kay Bernard Chong noon eh. Tapos ang part of the check na ibigay naman kay Jam Antonio Mangusin. Kaya tumahimik na si Jam Antonio Mangusin eh. Meron siya, no? Diyan ngayon, may negosyo sa Caloocan, sabi ni... Ay, siya meron, ka. Merong kapingan. May copy siya. Malapit na sila, Brother Relly. Sabi ni... Mahimik na. Meron dito, Brad, sabi niya. May kapingan dito si Jam Antonio, yung pastor. Sabi, alam mo magsalita si Relly. Sinabi nga ni Relly din, at saka sabi niya ka. Ay, nabayaran nga yun. Alam ni, ano yun, ni Marian. Saka ano. Ito. Balik tayo sa bigas. O, di na ibigay ko yung dalawang tagkakalati sa ako. May malaking truck. O, kargaan yun eh. O, yun na. Kinarga na rin na kinarga yun. O, 50 dyan. 50 sa ako dyan. Dahil hindi pa alam ni Marian kung saan dadali yung 50. Saan yung ba pamimigay yan? Sa NCR. Sabi nung isa. O, lakad. Sa NCR. O, mamaya, oh, isa naman, atras isa. Atras naman yung isa, parang expedition yata eh. O, kargaan nyo ulit na 50. Karga. Dali. Tapos na yung vlog. Tapos na. O, asan ang pinamigay na ito nila at ang bigas? Tatlong tagkakalahati sa ako. Yung meron pa yung nabigyan yata, yung matanda, kawawa naman. Parang, yung gumawa ng mga face mask. Oo. Parang hindi pa na, anuhan eh, naanggihan eh. Kinarga lahat yung bigas na sinasabing ipamimigay. Kung saan-saan lang daw yan. Wala na yan. Ang hindi naman ang paniniwala talaga. So, wala naman napuntahan. Wala. Wala. Ang nakaanggi yung tagkakalati sa ako, yung dalawang taxi driver lang. No. Siyempre, yung mga ano nila, ipapakalat nila. Tapos na yung vlog. Tapos na yung vlog. Eh, kasi ito lang tapusin ng isang vlog. Oh. Ang mabuti kung kaya nito, live natin, mahaba. Pero dito, sa Piña Blanca, talagang kumita rito, malaki tinipak dito, Ma'am Sally. Dahil matagal yung ano nila, live nila eh. Eh, galing ng ngak-ngak. Eh, meron mga doktor-doktor pa na tumitingin-tingin ko nun ng mata. Eh, nandun yung kaibigan ko, Muslim. Ay, Glenn Newson, shout out ah. Nandun mismo. Glenn, tignan mo. Kasi, bibigyan daw 10,000. Pero, namigay talaga, di ba? Namigay. Nandun yung kaibigan ko. Sabi ko, Glenn, tignan mo nga. O, sige tayo, pupunta kami doon. Bibisikletahin lang namin. Wala pang 45 minutes, nandun na kami. From Tuguegarao to Piña Blanca. Namigay. Pero ang sabi, bago pa dumating yung pamimigay na yung kadabid, 10,000 ang magiging recipient nila na malalago ang mata dito sa Isabela, Cagayan. Ha? O, awanan Diyos. Nandun na. Dito na ako tayo, okay, sabi ni Glenn. Ilang tao? Eh, nakikita ko naman parang marami kasi ang liit lang naman ang pag dito ka lang naman nanood. Maliit lang, ikala mo marami. Mga wala pang 200. Oh, 200, ba't parang ang dami? Ang liit lang yan tayo, nandito ako mismo. Isa social distance pa. Ginugod ko yung
Oo, oh, Mama Sally, ha? Ginutom pa. May pakain ba? Wala. Tapos pinromote ni ano, ni Roman Carino, pati daw si ano, Bongbong at saka yung asawa. Humingit ng... Oo, yun. Sabi ni ano, Mama Sally, sabi ni Glenn, eh. Ayun, Tyrone si Yamaw, laking babae pa lang, puti. Ang taba, sabi niya, meta. Lapitan mo sana, kaya alam, malikot yung mata. Sabi niya, antignan mo kako Glenn yung salamin, kung original nga yan. Kasi nagtitinda na salamin si Glenn sa, ano eh, sa Tugigaraw eh. Muslim nga siya, sabi ni Glenn. Ito yung tinda ko tayo, sabi niya, peke ito, budol. So, hindi talaga, no, mga totoong salmin na, ano? Wala. Mga riting glasses lang siguro. Oh, kaya dyan malaki tinibak si Francis. Dahil matagal siyang nagtapon niya mga salasalamin niya kung saan-saan lugar na merong mga ilan-ilan libo-libo salamin. Na eh, kasama naman niya ang nag-feed. Eh, tigas ng mukha ng tao eh. Si Tong Tupas na nagsasabi. Oo, oh, si, si Tong. Kasama niya dyan sa... Ni Lynn Calma. Ha? Ni Lynn Calma, shout out daw. Shout out, Lynn Calma, my friend. Oh, hindi ko kasi makita comments eh. Oo. Kaya tibay ng ano nito, diyan malaki kinikita sa optical mission. Yan ang pinakamalaking kinikita talaga diyan. Para namumulot ng pera. Eh matakin mo, kapital ng ganito salamin eh. 100 talaga. Pesos. Ano? 100 pesos, di ba isa? Ano 100 pesos? 25. 25 lang? Wow. Oo. Ang benta ni Glenn, 50, kaya meron daw siyang 25 pesos. Pag tumawad ng 40, binibigay ko na tayo. Oh, wow. Eh, bumili talaga ng kita doon pala. Ang laki! Eh, mantangin mo, mahigit isang buwan pa. Panay na ang ngak-ngak ni Yama, ni Asay, ni ano na. Magkakaroon po ng greater humanitarian. Mamimigay po kami ng branded na salamin. Biglang banat niya. Yun yung mga gusto magbigay na ng mga donation, pwede na po kayong magpagala. At yung mga pledges, ganito. Puta na, kapalan na ng mukha talaga eh. O yun yung mga magbibigay ng donation, wag kung kani-kanino kayo namimigay ha. Ito lang po ang pagbibigay ninyo. Sa Malaysia, kay Makmak. Sa Hong Kong, kay Spencer. Kay... dito naman ho, yung gusto ng dumiretso, dito ho kay Eliza D. Ganito, ganito. Ganito, marami ho kaming matutulungan, mga ganyan, ganyan, mga ganyan, ganyan. Putang ina. Alam mo na, ibigay na salamin dito? Uh-huh. Dalawang araw, ha? 25, 26. Nung una, wala pang 200. Pangalawa, wala pang 300. Swerte na ako naka 500 salamin na pamigay. O, tayo mismo sa 25, Aben. Oh, 25. Wow. Di ano lang yun, konti lang pala yun. Wala pang 25,000 pesos. O, eh, isang buong nangungulit, ha? Nakinita dun, sigurado. Ano nga, ay, natatandaan ko yan, ano, Tatay Roque, yung, diba, natandaan nyo ma, hindi naman ako tumanggap ng pera doon sa binayad sa abogado. Kinausap nila ako, isauli ko daw yung 150,000 para doon ilagay sa optical mission. Eh, sabi ko, hindi nga ako tumanggap ng pera, so sauli ko na nga sana. Pero hindi ko ginawa, dahil sabi na abogado, hindi mo naman tinanggap, bakit mo nga sosole? Pero sinabi na rin sa akin, pandagdag daw sa optical mission. Anak ng kamot. Pero pinipilit nila ako noon na ibalik daw yon pandagdag sa optical mission. Oh. Kaya ano? Oh. So, Tatay Roque, ibig sabihin mo, yung 500 salmin, nagkakahalaga lang ng 12,500 pesos. Correct. Correct. Yun. Yun ang halaga nun. Grabe. Pero na kolekta nila. Konti lang, wala pang 3 kahon na malalaki. Nakita ko mismo habang dinidiskarga sa van. Hindi, baka binayaran naman nila yung ano, yung mga optometrist. Eh, kanto-kanto lang naman. Siyempre, di ba meron ng nabibili ng mga instant na salame na may grabe? Yung optometrist na yun, hindi mo pa masiguro yun kung totoo yun dahil walang gunggong na optometrist ang sasama sa ganyang kalokohan. Kala ko pa, di ba nakakaso ng ganyan, bakit piniyagang poli? Dapat iba na sila sa ganyan eh. Tama, di ba? Yeah. Pandemic eh, di ba? Yung 30 pesos eh, bigyan lang sana nito ng ano,
ng tinapay, nakatulong pa. Di ba? Bumili nga ako noon, sabi ko sa iyo. Ginamit ko na isang araw, putang ina, sumakit ang mata ko. Sabi kay Glenn, Glenn, bakit ginamit mo tayo? Sabi niya, huwag mong gamitin yan, lalo lalabo mata mo dyan, synthetic lang yan. Sabi niya, eh kaya sabi na ibigay ko sa mga magsasaka dito, sinira ako na lang, baka masira pa yung mata nung magsasaka. Sinasakotin ko sa harap ng ano, sinira ko. Oh. Eh itong mga pobreng mga mahihirap na sinasabi natin na ano, matagal mo, tagal nilang inintay yun. Yung tag 30 pesos, 25 pesos sa lamin. Oo, no. Kaya sila bumilib. Kasi kata isa-isa eh. Kata bibi. Susok. Oo. Ano yung ka naman, libre check-up. Doon sila nag-ano eh, libre check-up. Puso, ano yung ka naman, nakala mo, doktor-doktor naman daw. O, papabasa-basahin ka. O, eh, eto. O, ma'am, meron bang ganun? Eto na yung salamin mo. Reading glass, hindi na kailangan pang ano dyan. Pwede kang bumili. Bili ka sa mall. O, bili ka. Reading glass lang yan. Oo. Pangbasa ka lang eh. Ang kawawa, Mama Sally, yung mga kawawang ano, hindi alam yung ganun, sumasakit na yung ulo nila, iinom sila ngayon ng ibuprofen. Kala nila sumasakit yung ulo nila, hindi nila alam yung mata nila, nasisira na. Dahil nahihilo sila doon sa salamin na suot nila. Hindi yung sumasakit yung ulo nila. Ano, kapag bakit ano, pagkag yung mga mayors doon? Eh, ayon sa ano, eh, naging ninong daw yata yan ni sa kasal ni Mayo. Tsaka lakas eh. Kaya malakas. Teka muna, naniniwala pa rin ba kayo na totoo yung kasal na hindi naman nakaregister sa NSO? Totoo yung kasal pero hindi nakaregister. Kasal-kasalan lang yun. Kinasal nga pero is not register nga daw yun ang sinasabi. Kaya nga, kasal-kasalan lang. Ibig sabihin. Ibig sabihin, kasal-kasalan. Kasi ready na siyang, ano eh, ready na siyang palabasin noon para ano na nga, para maganda ang image niya na may asawa siya. pati yung pag-aasawa niya, binudol niya, ha? Oo. Ano nga, hindi, ang inaano doon, Mama Sally, kinukompare, ang laki kasing katangahan talaga, putang ina, oh. Kinukompare nila yung mangusin kay President Marcos. Oo nga eh. Malaran, anak ng puta, puro santamukal na gago eh. At totoo. Ha? Di ba si Marcos eh, may asawa niya, si Imelda, maganda. Oo. Bakit yun? Eh, si Mangusi naman, maganda rin na asawa. Ah, watay na. Iisa ika ang kapalaran itong mag-ama. Watay na, di na kinikilabutan itong mga ito. Shout out lahat ni Baya. Andyan siya. Shout out daw, karaoke. Shout out, friend, lahat ni Baya. Ewan ko, masyadong binaboy nito. Totoo lang, puta nga ako, masyadong binaboy nito, Marcos. So, masyadong binaboy. Grabe. Saka inamin din niya talaga sa akin yun na hindi siya talaga yung Marcos na sinabi niya, merong batang susupling. Kaya nga, sabi ko, paniwala nga ako noong unang-una eh. Para din akong tanga. Eh, si Perry ang nga din daw eh. Para daw kasi President Marcos, ano ba namang kapatayo naman? Pero na magpa-investigan na kami, pati yung tatay niya eh. Natatawa nga lang si Manong Gilbert Mangusin eh. Ay, nako. Pero mga tao talaga, hindi pa rin makapaniwalang ano, na Norman Mangusin siya. Hindi nga kasi, paano nga kadami? Sinabi ko na nga, yung mangusin virus, ang puntira niyan, utak ng tao. Ayan, para na brain zombie. Virus ha, na brain virus. Zombie ka na, lahat na sabihin niya, sila mangusin, yung mga lipores niya, gano'n na lang ng gano'n yung mga tao, wala na nang dinayaan eh. Shout out! Shout out! At saka yung nakakatuwa, yung gold. Di ba, pinangatakwa niya si, ano, si Mary Ann. Si oo. Oh. Umaasa nga raw siya eh. Umaasa na raw yung ano, bumagyo na, baka lumutang na ikang ginto, sabi ni Mary Ann Victory. Tawa ko rin ng tawa nung pinapanood ko yung mga sinasabi niya. Totoo yun. Lalo yun nga, sinasabi niya. Para daw totoong totoo, hindi daw sila magbebenta sa Pilipinas, sasakay daw sila, sa backdoor daw sila dadaan.
sa Singapore nila ibebenta. Kaya naniwala naman tong si ano, si Victory. Sabi niya, wow, jackpot ako dito pag nagkataon. Eh, siya pala. Ano pa, ito. Alam mo ba, nung nag-uusap pa kami niya, by phone talaga, nasabi niya, eh, kinakailangan daw siya makalabas agad dahil meron daw siyang pipirmahan sa Swiss Bank. No? Anip eh, no? Oo, oh, may pipirmahan daw siya eh. Kaya kinakailangan daw makalabas. Eh, ganun na kaya, psychological liar eh. Talagang hindi niya alam. Kaya nga, ang isang taong sinungaling, gagawa at gagawa ng ano eh. Ewan ko kung na-record ko yon. Meron akong, marami akong recorded data sa kanya eh. Eh, kaya nga, galit na galit sa iyo yung ano eh, yung normal family, marami kang alam. Kasi ano nga, sabi ko nga sa inyo, pa nag-uusap kami, ang aking phone bills, $900. Diba? Kasi ikaw ang pambomba nila noon, kaya nga ano eh, kinontent din kita nung araw eh, diba? Oo. Oo. Pero ngayon, ang sinasabi nila, sinabi ni Victoria Laptop, kung ano daw sinabi ni David Tilagan, ganun din ang sinasabi ni Marian. Pattern daw, pattern. Wow, hanip pa. Oh, sinabi niya kanina, panoorin mo yung kay DJ Byro. Sinabi ni Victoria Laptop yun eh. Ah. Oo, kaya tapos nga sabi ni Bagwis ng Aguila, eh, targetin na yan si, ano, si Marian. Dahil kinuha daw lahat ng kayamanan niya. Lahat ng kayamanan. Grabe, no? Grabe. My gosh. Ewan ko kung makakatagal pa yung grupo na yan. Sa nangyari ngayon, utangin na napaka... May magdodonate pa, may magpapalipad pa, palagay ko, imposible. Meron pa rin kanina, Tatay Roque, marami pa rin nagpalipad. Kiyama. Hindi alam mo kasi yan, yung palipad na yan. Merong nagpapasimulong nagpapalipad yan eh. Na, kasamahan din nila, kasamahan din nila. Kasamahan din nila. Ngayon pag nakita nito, eh malaki pa kung magpalipad. Oo. Sabi ko nga sa Japan, may nagpapalipad 5,000 yen. hindi yun, hindi na yun. Baka kasang kagrupo yun. Kagrupo? Siyempre, mga Pinoy, laki, palipad din tayo. Parang yung ano, nakakita ka na ba, Mama Sally, nung laro sa perya? Yung sipot-sipot pagka piyesta? Yung sipot-sipot. Oh, tataya yung aso-aso, tatama. Tatama. Oh, dodoble pera eh. Kunyari, sa taya mo, sandan, 300 ang tama mo eh. Oh, tataya ng 500 yung isa, tatama 1,500. Eh, di maiinganyo na yung mga tungaw. Tataya sila ngayon, talo. Jacklot, kasmot. Ha? Ah? Para daw tayong panlaban sa Blaster Trio nila. Blaster. Hindi ano. Sinabi, pero maganda naman yung statement ni Spencer. Don't give them ano, tsaka ni Lisa Paris na paano kami babanat, wala naman kaming alam. O, tama. Sinabi din ni Jojo yun na paano nga namin babanatan, hindi naman yung katulad din na David Ilagan. Eh, ang problema kay Jojo, kasama siya sa video. Parang hugas kamay. Hugas kamay ni Jojo. Alam mo yan, mga yan. Alam na, parang ano rin sila eh. Parang abogado rin sila. Bayad eh. Alam na nila yan na ano, hindi naman sila tanga. Marurunong naman eh. Alam mo sa to lang ha, Mama Sally ha. Mas mahirap magtanga-tangahan. Oo. Kasi yung dati ng tanga, di ba? Pero nakakaintindi ka, alam mo nangyayari. Pero pinipilit mo pa rin i-twist. Na para lang dahil kasi meron kang ano eh, sabi nga ni Mary and Victoria, di ba, may sweldo yung mga vlogger ni Norman Mangusig. May sweldo, so eh, ba't ka pupunta Ede? Pero pinatotohanan naman ni Lisa Paris saka ni Spencer, wala silang natatanggap kahit sinko eh. Sila Lisa Paris daw wala, pero yung iba marami sinabi si ano eh, si Mary and Victoria sweldoan daw eh. Kasi sabi nga ni Spencer Lacalle eh, nandito dito ako para kay Boss Sepelem. Oh, at wala siyang alam bakit siya basta babanat kung wala siyang alam at wala namang go signal sa kanila. Ay ngayon, nag-go signal kanina yung Bagwis ng Aguila, targetin nyo na.
si Marian. Ewan ko kung ano mangyayari ngayon. Inihintay ko ngayon eh, kung may magtitira na uli kay Marian eh, wala pa naman akong nakikita. Ah, wala yan eh. Nag-signal na si ano eh, Norman Mangusin eh. Kasi yung bagwis ng Agila nga, sabi ko, si Norman Mangusin, nag-signal na siya. Inihintay din kasi nila yung go-signal ng boss daw nila eh. Alam mo, Kadabed, yung mga go-signal na ganyan, hindi pinapakita social media kung titira. Tama. Nag-message kanina doon kay DJ Byron at binoboss nila eh. Kaya I'm assuming na yan ay si Norman Mangusin. Dahil alam nyo naman. Kaya nga, gulatan lang talaga naman kumisan, kala mo eh. Pero yung mga titira, hindi yung ganyan. Oh, pero pangit naman yung makikisunod-sunuran ka lang. Pati ikaw madadama. Oh, hindi natatakot sa kanya si Marian eh. Gusto nga ni Marian. Oh, hindi natatakot si Marian kasi. Kasi alam nyo naman si Marian businesswoman. Mm-hmm. Siyempre, didikit din talaga yan sa mga madidikitan. Di ba? Oh, yung pala niya si ano eh, yung vice mayor sa Manila. Tingnan nyo naman yung sasakyan ni Marian, ang plaka, NBI. Oo. Oh. Di ba? So, dinak ba sila? Sinabi naman niya eh, kasi ang hanap buhay niya, magpautang eh. Kaya panggulat niya. Pag nakaplaka NBI, yung mga ayaw magbayad, eh, NBI. Oh. Bayad ka. Oo. Pero mahirap maghanap kasi hindi nga mahanap si Mayu. Mahirap maghanap ng taong ano, nagtatago. Oo. Oh. Makita man nila yan, hindi na yan pupunta. Hindi yan pupunta. Oo, kaya mapulis na yan eh. Tama. Bulis na yan. Dahil alam niya eh. Pero yun nga ato. Nung mga unang vlog ko, nung nahuli na yan ha, nung nahuli. Ang pwede lang siguro lumigtas sa kanya. Pagdating sa korte, nandun siya, sabayan niya ng hubo na sa lawak, tapos, ha! Mga gatsya kayo. Tom, diretso na sa mental yon. Oo. Mga gatsya kayo. Kain na siya ng tain niya, ganun. Oo, ganun. Kasi, maski sinong psychiatrist patinginin mo dyan, kay Mangusin, eh talagang may sapak yan. Oh. Eh ano nga, di ba may nagsabi ng isang psychiatrist na he is a pathological liar with personality disorder. Oh. Ayun naman ang sinabi, one of the psychiatrists, I remember that it was already stated. Kasi inabangan din nila yung ano, yung mga video niya. Kasi sabi niya, if this person is really a millionaire, why would you challenge other people who's millionaire to this pandemic? Mind your own business. If you like to help, help. Tama. Not to challenge other people. Eh, kung klase, utak po tayo na. Kaya nga, yun nga. Ang tumayo, ang oras-araw ng pandemya, tangan yan, dami-daming tumayo. Dami-dami. Kanya pa, sila iba na alawi. Oh. Oo, may kaya na si Hungry Syrian, Willie Rebillame. Ang dami na nito, putay na. Kaya pati nga si Manny Pacquiao, di ba? Oh! Pacquiao, Miguel Beer. Yung mayor ng ano, Nueva Ecija, si ano? Gatiyan yan. Si Win Gatiyan, ang dami binigay na bigas dito sa Cagayan. Ano lang, binigay ni Kulaong na yan. Wala yan. Tapos eh, daan-daan to nilada po tayo na magsalita si Kulaong, eh, time is 10 eh. Hindi lang time is 10, time is 1,000. Diba sinabi din ni Marian? Oo. Oh, oh. Sinabi ni Norman Mangusin na 5,000, gagawin niya 5 million. Time is 1,000 eh. Oo. Oh. Lang ng motel. Sabi sa inyo, baliw eh. Oh. Ako nga, ayoko na kasi nakita naman na nila. Ba't para ano pang papilin ko na puntahan ko yung mga magulang niyan dito? Kaya ko puntahan magulang niyan dito. Andito na nga ako eh. Oh. Eh pero para ano, papasigat ka na ano, hindi na eh. Nakita na nga nila sa Facebook ah. O yung bahay niya, nandyan, buho. Buho. O yung mga mukha, nandyan. Yung mga mukha ng kapatid niya, lumabas naman na lahat sa Facebook. O ano pa, ba't pa ako kailangan pupunta? Para anong gagawin ko doon?
At saka nakakatawa sa kanya nung ano na siya, nung ikuha na siya ng NBA, kapita, nakailang basa ng Miranda Rights, sa tasya ng salita, I am a Marcos! pagdating sa Zelda, I was once Norman Mangusin when I was ano 5 years old until mga ganyan-ganyan, iniwanan na siya ng mga... Adaptive grade, ano, iba-iba lang... May pililing ka ako sa iyo, may pililing eh. Wala siyang consistent statement eh. Yung nung kausap niya si Chief Eric Distor, he was once a Mangusin and then when he reached 17 years old, my mother told me I am a Marcos. Ngayon, nung nasa loob na ng Zelda, sa daw ay fifth grade. So, hindi magkaiba na yung statement doon. Oo. Kaya nga, pathological liar yung mga tawag sa ganyan. At saka yun nga, sabi ng psychiatrist, there is some psychological... Kasi gusto ni Mangusin to be fame. Oo, tama. Kaya yun, to be fame kahit anong mangyari. At saka, yun din kaibigan ko na si Ferdinand de los Reyes, who is one of the person who interviewed him to make that video na sinasabi niya na wiretap daw. How could you do a wiretap, a video made up yan? Yan, kinumpes yan ni Ferdinand de los Reyes na nagtatrabaho yung kay Bongbong Marcos. Yun, nagtrabaho siya kay Norman Mangusin during that time. Kaya inamin niya yon. Nabanggit niya ang pangalan niya eh, doon sa video. Kung papanoorin niyo doon kay Bungo TV, na inano ni Bungo TV yung video na yon at nando doon yung boses na nag-i-interview, si Ferdinand de los Reyes yung kaibigan ko yon. At inamin niya talaga, sila yung gumawa ng video na yon para paniwalain yung mga tao, para ikalat na siya A. Marcos, which is hindi nga totoo. Yeah. Marcos ang gumawa nga sa kanya si ano eh, itong si Jack Pate. Yeah, si Jack Pate din yung ano. Si Jack Pate, the witness of the alias case. Siya ang witness eh. Siya kasi yung gumawa dyan eh. Siya ang gumawa niyan. Yeah, siya nga yung gumawa ng Francis Leo Marcos Page eh. Kaya ano, sabi nga ni Jack Pate, he is one of the witness for that passport. Alam niyo yun. Dahil nagkasama sila, dahil pareho silang treasure hunter at nakita niya mas malakas mang gancho si Norman Mangusin. Kaya nakasama siya. Inamin din naman ni Norman Mangusin na bumili siya ng tambo yung binili yung gintong ano na pinaano nila, plated. Sarangke. Tapos yung gitna, dos por dos. Oo. Diba? Kaya yung gintong yan, nandoon pa sa bahay sa Isabela. Nakatago pa din doon. 24 bar yata yung nandoon doon eh. Wala dito. Hindi, dyan, sa nanay niya, nandoon doon sa ilalim ng bahay. Pero yun daw ay yung fake na ginto yun. Yung nandiyan sa Isabela. Wala lang ano yan. Yung nanay nga na dito, maasa for peace. Wala, indicted pa eh. Wala. Lahat na sinabi niyan, puro guni-guni. Puro ano? Puti nga yung, ano eh, magandam, kanya raw. Sige nga. Wala. Kaya nga, pati Luneta nga, binigay na. Ano, sige. Di ba, ayun lumabas na resorts na, ha? Yung resorts na dyan sa Baguio ba yun o saan lugar? Dito, sa Peñablanca, resort daw niya. Sa Peñablanca. Nama na raw niya kay Fortuna Barba. Eh, tinawagan ko kaibigan ko. Tignan mo nga to, pinasa ko yung link. Hmm. Norman daw to. Ay, naku tay. Kay Mayor Taguinod yan, Tintin Resort. Ang namamahala dyan, yung anak ni Mayor Taguinod, si Cristina Tintin Taguinod. Kaya nga, Tintin Resort yan. Niwala ka dyan. Ang dami, lahat na inangkin niya. Sabi nga ni Miriam Victory, di ba? Pati Luneta. Kanya na. Lahat inangkin eh. Baliw nga. Kawa sa inyo, baliw. Wala na yan. Pero maraming na baliw, di ba? Ha? Maraming naloko. Masyadong maraming naloko. Tapos pa rin baliw. Baliw pa rin yan. Dere-dere pa rin. Tapos papalipad naman. Pati yung bobo.
O kaya masyado, kaya sabi ko dyan sa mga OFW, dasal kayo para makimasmasan kayo at makalaya na kayo dyan sa espiritu kung sumulukob sa inyong mga utak. O talaga yung sinabi mo kanina, Tatay Roque, yung ma-acquitted lang siya, maghubad siya. Tatakbo. Diretso siya mental eh. O, kasi, palagyan na siya ng ano, yung palagyan na siya ng jacket, mental jacket. Eh, alam mo yon, meron kang gumawa nun eh. Parang, sino ba yun yung talakalambang mayor na kumakain na ng tae, hindi nakalusot eh. Eh, di kumain lang siya ng tae niya. Oo, ganun, ang rate yun. Si Sanchez. Si Sanchez. Si Sanchez. Si Sanchez. Si Sanchez. Namatay na, namatay na. Namatay na. Totoo ba namatay na yun? Sabi buhay pa na. Namatay na, namatay na. Siguro, mga 1 month ago na. Oh, ito na question yung ano diyan taga Bilibid na dapat makakalaya pero hindi na wala tuloy. Montik na nakapilis na si Gago, laya na si. Eh montik na diba? Oo. Oh, balik ulit eh. Oh. Eh grabe ang ginawa niya naman kasi dapat. Dapat. Pero alam mo yun, oh, alam mo yun, Mama Sally. Alam ko yun. Hanggang sa wala siyang inamin, hindi totoo. Ayaw tao sabi ito. Pin-rame up ako. Andyan, saksi ang Panginoon. Eh, malalaki ng mga ano sa kulungan niya. Yung mga rebuto ng mahal na Birin Maria eh. At talagang inamin yun, di ba? Walang inamin. Inamin na to. Wala. Yung pinatay niya. Wala siyang inamin. Oh, gano'ng kalakas yan? Kumpara mo dyan, kay Mang Usin na yan. Mm-hmm. Oh. Huwag mo sabihin, ano, ang lalakas ng abogado niyan. Oo. Tibay, Dave. Ang kaso lang niya, David, rape. Tsaka, yung abogado niya yung dati sa Comelec, si, ano? Oo. Dati nasa Comelec yun eh, yung abogado ni Sanchez na yun. Oo. Yeah. May... Ay, baka gamitin din ni Dilima yan si Norman Mucosin eh. Baka magkakasabwat yan, tsaka si Trilili. Sigurado yan. Magkakasabwat yan. Basta ako nagtataka ako bakit hindi yan Antimano kinahon. Noong pa ho, ang dami ng pinuntahan niyan, kung saan-saan Mandanao, Maguindanao, maputa na puro mga humanitarian, optical mission, kung ano-ano, bagyo. Kasi, alam ko kaya siguro ganyan na nangyari sa panahong ito. Sa election is coming up, maraming galit sa Marcos. Sinisira nila yung Marcos. Eh marami nang galit, sinisira pa. Parang ganon. Lalong sirang-sira na talaga. Ang pinatata ko, bakit hindi gumagalaw? Bakit gumalaw naman? Yun nga, pinahuli ni Imelda. Ay, pero nung ano eh, binalahura rin sila eh. Nung nakakulong na. Oh, di ba binalahura ng binalahura ng mga yan? Pati si Ayn, binalahura ni Yama. I cannot believe that they not do any action of it. Oh. Kaya nga, hindi ako makapaniwala. Kaya nga, tawag ako ng tawag kay Iron Rock ako eh. Dapat, kasi si Iron Rock, may number siya ni Amy sa ni Bongbong. Ba't di mukha ako paratingin to? Eh, loyalista ka. Masyadong durog na yung amo mo. Sabi ko. Oh, grabe yung ginawa na yun. Pati yung 10 million na inangalandakan eh. Hindi yun. Sinumpa pa ng mga defender si Bongbong at si Amy dahil ikinatwa daw ni Amy at Bongbong si... Eh, ang pinalabas pa ng mga defender, si Amy at si Bongbong ang hindi tunay na anak. Paano ka lupit yan? Oh. Grabe, so, di ba? Laking kahibangan, di ba, Kadawid? Oo, talagang... Yung Bongbong na yan, eh, patay na ikay. That's really a big insult to the first family. Sobra. Kaya nga ka ako kay, ano, eh, kay Iron Rock eh. Parating mo ka ako, hindi pwedeng ano eh. Talagang grabe. Balahura masyado. At yung Amy Marcos ha. Hindi raw anak ha. Hindi raw talagang anak yan. Anak daw ni Lacson. Utang natin. Ni Lacson sinabi. Gato talaga eh. Itong ano, paano. Sabagay, anyway, balita yan noong pa. Balita noong pa, pero hindi naman napatutak okay, yan. Ngayon, natapos na. Ngayon, hinukay pa eh. Hinukay pa ulit eh. Tangay ng... Matakin mo, nadali ni Lacson si Imelda sa umaga. Swerte,
Swerte na King Lacson. Hindi ro alam. Hindi, si ano, si ano. Hindi, hindi si Ping, si ano. Hindi, yung isang Lacson. Hindi, Lacson, hindi. Lacson nga ang ano, di ba? Hindi Lacson. Lacson ba yun? Hindi. Yung mayor dati ng Maynila. Ah, si ano, si Lim. Hindi. Yung wala pa sila Lim noon. Basta si ano, pagmutan ko, basta yun nga. Kasi kandidata si Imelda eh, Miss Manila. Oh. Eh, ang judge si ano, si Marcos. Oh. At mayor nga yun, si, ako sino yun. Baka may magko-comment yan, Mama Sally. May magko-comment yan, magagaling yung mga yan eh. Arsenio Llegas. Arsenio Lacson yata. Arsenio Lacson. Arsenio Lacson, yan. Sabi ni Parustar. Ay, hindi nga pala, King, bata pa si Arsenio Lacson nga yata, ano, Mama Sally. May magko-comment yan. Pag may nakakalimutan ako, magagaling talaga yan, mga nagko-comment sa atin. Basta Lacson. Lacson daw. Ha? Arsenio Lacson. Oh, Arsenio. Tama, ang gagaling lahat yan eh. Kaya pag ako nagbablog, dahil sa gagaling niyan, pag may nakalimutan ako, alam nila yan. Yung mga nagko-comments na yan. Oo. Wala kang tula kabigin dyan, Mama Sally. Yung mga yan, sila Nasir, sila Diego Sakay, lahat yan. Maria Leonora Roque, lahat dyan. Ang gagaling lahat dyan. Wala kang pinatakot dyan. Hindi kagaya doon sa kabila, mga comments. We love you, Evelyn. Pray for you, Evelyn. Kaya sila Randy Reyes, si 716, Romeo Hugo, Susan ko, Celeron, 86. Sir, pala tatay yun, si Mayor Arsenio Lacson. Yun daw ang tatay yan. Kaya hawig daw yan. Na-chismis naman yan noon. Paano naman yung best friend mo? Napakalit na ata niyang tumipat sa Epele family. Si Inday Garutay, ano na nangyari? Parang super. Tumipat ba talaga yun? Sabi naman niya sa akin, hindi daw. Sabi ewan niya, ko ah. Ba't na lagi siyang umaakit dun eh? Hindi. Sinabi niya sa akin, hindi niya may babalik yung prinsipyo niya na pinaglalaban yung ano, pero sabi niya walang sincerity yung sinabi niya eh, na hindi na sa FLM, hindi naman daw sa FLM. Hindi daw umakyat daw siya doon para kasi sabi niya nagbabalik loob siya. Oh, papatawad daw, pagpapatawad sa mga ano. Ewan ko kung ano yung agenda niya. Anyway, hindi na naman siya importante. Basta doon. Yeah. Basta tayo, wagi tayo. Kita kita na dito yung ano, yung what the truth prevail, di ba? Tama. Alam niyo yung kahit na hindi tayo kumikita dito sa ano. Oo. Hindi naman tayo dito for the money eh, sa atin. Oo. Ano talaga? Tulad mo ikaw, Ma'am Salim, may trabaho ka naman. Oo, kasaya. Ako lang nag-guess sa YouTube ko eh. Sabi ko nga sa inyo, yung pera ko sa YouTube, nandoon pa hanggang ngayon eh. Oo. Over $1,000 eh. Hindi ko nga kinukuha eh. Pay mo naman yung pera mo eh, di ba? Hindi, pera ng ano yung YouTube na parang nagigilty ako sa pagmumura ko dati sa mga... Malupit ka rin nung araw. Oo. Oo, ang ano eh, busit na busit din ko tayo noon eh, Sir David. Kaya ginagaya kita. Maraming na busit tayo. Nung nire-review ko yung ano, I said, oh my God. Nung ma-realize ko talaga na mali ako, of course. Mali talaga ako dahil parang bakit ko ginawa yun. Dahil nakita ko kasi noon yung by the ruling of 72 hours. Kaya ako nagsigasig, nagtanong. Kasi meron din pinaglalabang ko kasi what is the human right? Ito doon. Hindi ko rin inano yun. I regret. Then, nung ma-realize kong mali ako at nung malaman kong isa talagang con artist tong si Norman Mangusin at talagang pathological liar at talagang may criminal activity nagawa, I have to back up myself. Tama. Eh, gano'n. Kaya nandito ako, nahiyaman ako sa sarili ko. Has done already. So,
Tinatawanan ko na lang minsan ang sarili ko pag nakatingin ako sa salamin. Sabi ni Vampire Clown 143, ako ni Singkong Duling, wala ako na pala dito. Ang importante, nakakulong sa tao. Yeah, yun na nga. Ano. Kaya maraming natutuwa at siya nga, mabawasan din yung isa sa criminals sa Pilipinas, di ba? Yeah, meron din mga nag-iisip-isip na OFW na yan. Alam nyo, sa sobrang dami nila, eh, syempre, yung iba, hindi pa, kahiyaan na lang. Pero yung mga matatalino dyan, eh, babaklas na agad. Di ba, nagsasabi na nga si, ano, si Nino Barsaga, oy, kayo mga vlogger dyan, ano pang inaantay nyo? Magsasama-sama pa pero, kayo, magbagsak ng, ano, ng barko daw. Pero nag-usap kahapon eh, ano, ni FLM, ni Norman Mangusin. Ano daw? Nag-usap daw sila by phone. Sinabi niya kalina kay DJ Byron, tumawag sa kanya si FLM. Oh. Si Nino Barsaga at nga. Dahil nag-vlog siya, nagmura nga siya sa mga FLM vloggers eh. Oh, kaya nga, binigyan ko na reaction video ni Nino Barsaga. Sige, murahin mo silang lahat. Mm-mm-mm. Eh ngayon, tumawag nga daw ayon sa kanya, kay Nino Barsaga, ay nakausap niya si FLM kagabi. Kagabi ka sa Pilipinas, kahapon ng gabi. At may napag-usapan daw niya at hindi naman niya inilathala kung anong kanilang napag-usapan. Basta, nasa ano sa kanina eh, nandoon kay DJ Byron na ano, na live streaming. At maganda din naman nung payo niya nga na kung kayo may problema sa ethics sa legality, may kasuhan. Pero hindi nga po pwede magkaso si FLM or Norman Mangusin. Dahil yan ay under by the code of clean hand doctrine. Na ano, the way magsalita si Nino Barsaga, alam din niya na ano, alam din niya umpisa pa lang na it's a fake yeah. Ang ano, napasubo na rin siya at saka kaibigan na raw niya yan si ano. Kaibigan niya eh, kaibigan naman niya eh. Kaya... hindi pa lumalabas. Oh. Eh, may araw silang mga konbo. Meron talaga silang bago pa lumabas to si Norman Mangusin sa vlogging. Meron na silang pinagsamahan na ano, sa political yung nangungumpan niya kasi no 2016 kasama sa campaign ano yan group ni Bongbong Marcos at ni Amy. Si Norman Mangusin. Shout out to Roque Deborah Bustos. Shout out Deborah Bustos. Kaya nakapasok yan dyan sa mga Marcos eh, napaniwala din ito. Siguro kaya natapos si Bongbong dahil dyan eh, kinoman mo siya. Oo. Kasi nakapasok sa kay Fortuna eh. Oo, may mga pala kapasok siya. Oo, pinagmamalaki niya na meron silang, kasi humihingi niya siguro, binubudol niya si Fortuna during that time. Baka... Ay, para naging boy nga daw yan dun eh. Nag-boy-boy yan dun eh. Parang alalay ni Fortuna. Oo, parang ganon. Kasi parang caretaker. Oo. At ayon din sa ano, naging caretaker yan nung Legrand dahil opisina mismo ni Bernard Chong yan. At siya ang caretaker. Kaya, eko mo nga kaibigan, ay pinagmalaki mayaman. Eh, malaki rin pera nakuha niya kay Chong. Kasi pati sa Green Meadows, di ba? 250,000 daw yun, buwan-buwan. Saan siya kumukuha ng funds noon? Hindi naman umaabot ang 250,000 sa buwan-buwan ang ano doon. Yes. 150,000 a month ang rental. Ah, okay. 150,000 a month rental lang yon. Just sa Green Meadows. Pero yung sa Legrand na ano, yung opisina, ay mismo naka-register yun sa pangalan ni Chong. Tapos caretaker yan si, ano, si Mangusin. Tapos yung ginto daw, yung may ano si Imelda, nagasgas daw, ahoy lang. Nagasgas nga daw. Ano, spray. Spray, is a plated spray na ano. Unang yung gold na kulay, meron naman nabibili, meron ka lang pag gusto mo gold, pwede. Nga, meron naman nabibiling gold, ano, gold paint. Meron naman. Yeah. Oh. O pwede mong ano yan, pakintabil talaga yun, parang ginto. Eh, siyempre, kung frame lang naman, talaga magiging kulay ginto.
di pa niya alam yung gold tsaka plated. Hindi naman ako si Merian naman masyadong ano. Huwag mo masyadong ginagawang ignorante yung sarili mo, Merian. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mong hindi mo alam na gold plated. O hindi gold plated. Pulbos. Pulbos. Pintura. Pintura lang na gold. Pintura. Yung moldura. Para huwag daw magasgas. Kaya siya meron ano rin eh, may mga flaws din sa mga sinasabi ni Merian. May flaws pa rin sa mga nasabi. Oh. Pero yung post niya kay Kulaong. Alam mo yung hindi nating sagot eh na-expose na ni ano ni Inay Merian. Ganun. Ayun na, marami siya sinabi doon na talaga namang totoo. Totoo talaga. Paramihan lahat totoo yun. Then, number one, nagkasama sila. Number two, nakahawak siya ng check-in ni Norman Mangusin. At saka yung check-in na pinapirmahan sa kanya kay Norman Mangusin na pinabigay galing kay Yama. So, makatotohanan yung pahayag ni Miss Mary. Oh, saka inamin niya yung SPA. Yeah, like, SPA. Diba, Mama Sally? Oo. Kaya, talaga, napaka walang ano, walang walang bilang, di marunong magbasa ng script. Pero ano, meron akong papeles. Sa akin ha, nasa akin yung papeles na pinirma ni Johnny Bastido na siya talaga yung ano, special power of attorney ni Norman Mangusin. Sino? Si Johnny Bastido. Ah, okay. Meron ako nang sa akin. In-email sa akin ni Johnny Bastido to. Ang problema dyan, sino nakapirma? Si Epelem. Oo, hindi. Basta na pirma ni Epelem, wala na yan. Wala na. Wala na Epelem eh. Wala na. Wala na Epelem eh. Pero ano, meron kasamang dalawang babae sa kaso ng human trafficking. Iwan ko kung alam ko ng mga tao, pero ito, hindi ko nga mailabas-labas to. Bawal kasi ito sa patas. Tinanong ko na itong abogado ko, mayayari ako under by international law, mako-contempt of court ako kasi ito po pwede yan po. Isa lies na, pwede kong sabihin pero hindi ko ipakita yung... Okay, no? Basta ako, alam ko, basta lahat, pagka nakapangalan sa FLM, pagka guilty siya, beyond reasonable doubt sa anti-alias, Wala na yun. Tsaka yung ano, yung... Yung mga SP, nakapakala sa yung, tsaka yung stated naman sa regional trial court, it is People of the Philippines versus Norman Mangusin. Oh. Yun naman. Kaya nga sinasabi na aatras yung kumpletan. Malabo yan. Kasi... Ang kalaban na kasi niya rito, sa human trafficking, hindi lang yung witness, hindi lang yung biktima. Ang kalaban niya rito ay People of the Philippines. Yan. Mm-hmm. Hindi pwedeng ano yan. Sa totoo lang ha, yung mga biktima na yan sinasabi. Mm-hmm. Sa ngayon, witness na lang yan. Yeah, witness. Noong umpisa yan, nag-file sila ng kaso, complainant sila. Uh-huh. Kasi nag-complain sila. Eh, lumusot. Tapos nasa korte na yan. Pagdating sa korte niyan, ikaw na complainant ka. Witness ng tawag sa'yo, hindi na complainant. Mm-hmm. Ikaw, witness. Victima yan, tsaka witness as a victim. Pag umatras ka pa nga eh, ano eh. Baka pwede ka pang anuhan ng korte eh. Contempt of court yan, kapag ikaw umumatras. Pwede ka pang tinan ng korte dahil ginagawa mo yung korte eh. Magsasampasampa ka ng kaso, tapos ngayong nandiyan dyan na sa pick, bigla ka tatakbo. Sabihin mo, hindi totoo, hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Tutuloy yan. Nangyari yan kay Halosos. Halosos. Nakalabas na si Halosos, di ba? Oo, nakalabas na. Diba? Nabigyan ng parol. Di ba dating congressman yon? Oo, tiyan. Mayor tapos naging congressman. At tumakbo yan. Nakakulong. Oo, nanalo. So, nanalo pa rin. Oo, pero hindi pa siya guilty. Naka-apila pa siya. Naka-apil pa ang kanyang sentensya. Naka-apila pa. Kaya hindi pa rin final.
Pero na siya, guilty na siya, umapila siya, kaya ganun, pwede pa rin siya dahil lumalaban pa siya eh. Eh, nung pagdating sa Supreme Court, eh, guilty rin ang naging solusyon. Ganun. Kaya yun. Saka yung ano pala, by the way, meron dalawang kaso si Norman Mangusi na iniakyat sa Court of Appeal, inano nila ng certiorari, pero ito, to be reviewed within 18 months to be ano ruling. At ito, komo nga ito hindi naman to binibigyan ng priority, magtatagal talaga siya sa loob ng court. Oo, tagal yan! Kasi it will take time kung ibabalik sa lower court o ibabasura yung certiorari na inapila sa Court of Appeals. Nandoon doon dalawa yung ano sa human trafficking case niya. Kaya nga hindi siya na-approve na grant yung bail niya. Dalawa, tatlo yung nag-grant temporarily at yung dalawa na certiorari nasa Court of Appeals. Pero yung iba pang undergoing case, yung mga estapa case at yung rates, yung I believe. Mainit nga ano eh. Mainit na ulit Norman Libag, di ba? Kasi labas na eh. Akala nila lalabas na daw, di ba? Yun ang ano, yun ang sinasabi. Kaya hingi sila na panlagay sa Diyos, panlagay sa Diyos. No, it's very hard to believe na lalabas si Norman Mangusin. Kasi it's still ongoing about tapa case. Still, yung Bausi lang, medyo na nalip na yung Bausi. Dahil mahina ano ni Criselda, ni Christina Caber at saka yung kay Hazel. Chef knows, shout out. Mahina yata yung mga evidences na pinresenta. Kasi inano pa nga siya ng marital rape dahil medyo abusive, physically abusive pa yan si ano. Verbally and physically abusive si Norman Mangusin. Oo, sabi nga ni Caber. Payan feeling ni Kulaong na maging ano na siya, famous. Kaya kahit sa bundok ang punta, naka-Amerikana daw. Ano, si Norman Mangusin, hiyang-hiya daw siya. Nakasakay sila sa bus eh, ang init-init eh, naka-Amerikana. Naka-scarf pa ha, naka-scarf. Pero paano kaya ito talaga? No? Ang antindi ng ano ito, hindi ako niwala dito eh. Merong handler ito eh, talaga, totoo lang. Merong handler, pero hindi natin alam. Siraulo eh. Totoo lang, siraulo yan, tao. Talagang parang ano yan eh, pinrepair yan. Inubog nila yan, kaya ipinakasal para maganda ang... Parang ganun eh. Butang, pero... Pero ang sabi ni ano, ang sabi ni Tito Osayas, who is the husband of Pinky Marcos, yeah, it was interviewed with my group, diba? Sabi niya, ang kanyang kaalaman, ito'y hawak ng sindikato, yan Norman Mangusin. Dahil di nila kinala talaga yan eh. Oh. Di nila kakilalang panong magiging Marcos yan. Yeah. Kaya ayaw nga pag-usap yung Pinky Marcos during that time. Kaya ang nakausap si Tito Osayas, yung asawa niya, at nang sinabi nga no, ng what is the statement, they don't know who is Francis Leo Marcos. That is one of the impostor using the first family. At sa mga ganyan, at ang hawak daw. But we don't know. Kaya ano, pero yun nga, kawawa yung taon yan. Pero yun nga, may gago eh. Masyadong ano eh. Nahilo, mamasali. Tapos, sa sobrang ito niya, Diyos natin yun yung sarili niya. Hawakan ba naman yung picture niya, tapos magkukrus yung gago. Oo, talaga nga. Ano, hindi siya ano, pag pinatuloy nila yung pangbebenga kay Marianne, tapos eh, kasi si Attorney Chua, abogado ni Marianne yun eh. Pag natuloyan nyo, baka ma-disbar pa si Johnny Bestido. Ano na eh, papaila na rin si Atay. Magpapaila na rin si Marianne eh, ng kaso eh. Yeah. Silang kakasuhan. Tama dyan. Marami dadamay talaga dyan kasi baka ma-disbar pa si Bestido.
hindi malayo. Kasi, ewan ko, baka, defense lawyers eh. Eh, di, yun ang papel niya, itipin eh. Kasi kung makikita mo yung mga post niya, no, personal feelings. Phone lang yan si Mangusik. Your client. Ado, kaya dating niya. Fame and power, hungry yan. Sabi ni Maria Leonora Roque. Talaga no. Yan, hungry power, hungry for fame. Oo, hunger talaga for fame and power. Parang na-enjoy niya, alam mo yun. Kasi kung basahin niyo yung research niyo, what is the totally ano yung personality disorder, kung ano yung talagang inaano nila na-explore for themselves. Pero ako naging kaibigan na pathological liar, kaya nung first time kong nakita yan si ano si FLM, ay sabi ko, puta, pathological liar to. Sabi kong ganun. O, taba nga ako. Eh, di ba? Sino ba naman yung tao na I was born rich? Siya lang yung nagsabi noon eh, di ba? Oh, ang problema nga, is hindi lang siya pangit. Hindi siya mukhang mayaman. Ganun. Ayun ang tanong. Yan ang tanong kahapon kay Mary Victory. Nung isang nagko-comment. Sinasagot ni Mary Victory lahat ng mga comments kahapon eh. Pura siya. Mumurahin niya rin. Oo nga, minupura niya eh. Kasi rin yung mga nagko-comment na hindi maganda, sinasalubong niya rin. Eh, talaga matapang si Victory. Pag may nag-comment na, may mga nagtatanong naman na, totoo bang mayaman si FLM? Ewan ko, wala akong nadama. Mga ganda sagot niya. Pero wala akong nadaman. Hindi ko naramdaman, sabi niya. Oh. Wala talaga eh. Wala talaga tsura eh. Pero yung sinabi niyang taksan-taksan, buti pa sana sinabi niyang tansan eh. Di ba yung tansan yung... Ano ba yung tansan? Yung takip ng serbesa ba yun? Mga ano? Tansan. taksan-taksan, no? Sunugan ng pera. Abo na yung... Abo na kayo. Ang pera ko hindi nauubos. Grabe, no? Mamasali. Si Caroman, ewan ko. Saan kaya na yun? Kawawara naman yun. Hanggang sumisigaw pa rin ang pandemic hero yun eh. Tsaka spiritual wonder boy. Oo nga, bakit nga gano'n yung tao na yan? Pero may bayad daw yan, 25,000 a month eh. Pwede. Yeah. Pwede. Yun lang naman ang sisigaw niya eh. Designatory. Pero laki ng bahay noon. Oo, nakikita ko nga. Nakikita ko nga. Ano namin eh, ng Team Alapaap, mamasali. Pinagkakatuwa namin yung parati, si Caroman Cariño. Yung kabaliwan niya. No? Baliw yun, masyadong baliw. Bakit yan, di baliw? Eh, yan pala yan si Epelin. Yan ang magiging huling presidente ng Pilipinas. President for Eterno. Biro mo, how would you connect Norman Mangusin to Dr. Jose Rizal? Come on. Tanongin mo si Roman, na-iconnect ni Roman eh. 1979 nga, namatay si Jose Rizal. Aba, 1973. Oo, buhay na ako noon. Ba't hindi nakamayan? Iba naman yan. Walang yata si Roman. Pero daan, masaya ako dyan kay Roman. Ang dami sumaya dyan. Totoo lang. Hindi pala pa. May libre pang tugtog, di ba? Oo, tugtog pa. Ito Kids Ruminga, shoutout ah. Kids Ruminga na. SKL Vlog, shoutout. Oh. Isay. Andiyan ba si Kids Ruminga at saka si Isay? Alexander. Wala. Parang wala. Oh. Ma'am Iri, oh, shoutout. Oh. Nagsya-shoutout na tayo. Nakakatatlong oras na pa yata tayo. Pwede na tayo if you guys. Yeah. Ay, Tatay Rocky, thank you so much. Nakasama ka. Salamat din. At sir, you din, Ma'am Sally. Thank you, ha? Sa pagakyat. Salamat. At sana naman, yung mga kababayan natin, naunawaan din nila kung ano yung mga kamalian. Sana naman, wag na natin pagpatuloy yung ating katangahan. Yun lang. At maraming salamat sa mga sumuporta dyan sa baba. At hindi ko mamabanggitin yung mga pangalan sa inyong lahat.
todo-todo na ang pasasalamat namin at sa suporta nyo kay Ma'am Sally. At salamat Ate Roque, Ma'am Sally, magpapaalam na ako. Thank you po, Sir David. Sure. Okay, bababa na ako, Ate Roque. Salamat. Thank you. Okay, bye-bye. Ayun, ang saya ka, Roque, di ba? Medyo, may konti tayong konsuelo sa ating pagbubunganga kahit papano. Di ba? Meron. Ang banat itong ba na lately na to? Pili nilang binubuhay yung espiritu ni Kulaong eh, ha? Lahat yung mga old vlogs niya, nung nasa laya pa, yun ang nilalabas itong mga defender. Oh, para maka-collect ng mga bagong bobo. Yung mga bagong salta na makita yung pinapakikita yung mga kabutihan nung nakalaya pa. Kaya po tayo na wala sila sinabi kung hindi. Tumutulong na pinakulong pa. Pinapalabas din itong grupo na ito, na itong nakakulong na ito, inapi sa kabutihan niya, yan pa ang kanyang napala. Tayo naman. Tayo ang lupit niya, mga sali. Itanim mo kaisip ng tao. Kaka-created ng rebellion eh. Magalit ang tao sa gobyerno. Oh. Barustar, anti-Marcos ang nagpakawala kay Mangusin. Dahil sa dati ng mayayamang pamilya, higit pa sa mga Marcos. Bakit Marcos ang ginamit? Politics. Kaya nga. Hindi, ano? Ako siya kay Imelda, tapos nakalaban siya. Nagpakuha siya. Meron kayang picture na ganon. Sabi ko, demonyong to. Ganon. Kaya nga, nag-uusap kami para pag tumatawag ako kay Iron Rock eh. Ba't hindi gumagalaw ang Marcos, kako sa kanya. Dahil sirang-sira na, binaboy na, lahat na kako. Ang isasagot lang sa'yo, hindi raw papatulan. Baka raw sumikat pa. Hindi kako, hindi na, kapatul-patul na to, kako sa kanya. At saka hindi na pa sa patul, huli dapat, huli. Anyway, sabi nga niya, ginawa naman na lahat. Sinabi na nga niya, ang kukulit lang kasi tao eh. Ginawa na nga, tinabi na nga nila Bongbong at ni Aimee na hindi nga namin niya kilala. Ang problema nga kasi, Mama Sally, kaya na nakapaglaro ito eh, gamit-gamit yung Bongbong, tapinsan ko si Bongbong, mga picture. Nanonood sa atin si Bongbong, Nanonood sa atin si Kusinong... Tapos pagkalalapit na, ay namatay, sorry. Pati si si yung anak ni Aimee. Nanonood sa atin si Tapos, pag lumapit eh, ay, tumalis na oh. Ganun. Ang galing na talaga. Kaya, shout out, nakalaya po talaga si FLF. I don't think so, hindi naman po siguro. Sino daw? Si FLM daw, nakalaya na. Malapit na. Paglaya niya sa Muntinlupa na tuloy, doon na. Paglaya niya dyan sa Manila City Jail. Tama. Doon na sa Muntinlupa. Oh, grabe. Bye-bye na tayo. Sige. Maraming salamat sa mga tumangkilik sa show ni Mama Sally. Ay, salamat naman, Karoke. Salamat dito. Puro mga fans mo yung nagsitalaw dito eh. Miss na kita na siguro ng mga fans mo, sabi ko sa iyo. Graveyard, my friend. Bungo, my friend. Ilan na lang kami. Alam na this. Shake, Serda. Si alam na this, hindi na patita. Hindi, parating kami magkausap. Ganon. Titi nyo. Perbenluan, Celerono, Team Alapap. Goodbye. Okay. Magandang hapon. Thank you, Roque. Thank you lahat. Yes, ko na. Sige, end mo na. Okay. Thank you po sa mga sumuporta at nakitama sa amin ngayon araw. Maraming salamat. Thank you for Mama Sally. Lola Lampera. Mua-mua. Chup-chup. Bye. Bye-bye.